na tayo naka ano sa YouTube live. No? Okay, yan ang palatandahan ng taong wala pang hapunan. Okay? Alam niyo ba 'to, ako laging walang hapunan pag nag-start tayo? Ngayon kasi yan. 6 rosary dito. Matapos kami mga 6:30. Tapos 6:30 mag-record ako sa Straight to the Point. Hanggang 7:30, umabot ako ng 7:40, 7:50 minsan. Kaya di nahuhuli yung live natin sa YouTube at sa Facebook. And then, wala pa akong hapunan. Kailangan kasi mag-record, no? Kailangan ko mag-record para sa channel natin, sa YouTube channel. At kanina, pumasok pala si Ali Javier doon at papasukin ko raw siya. Meron ng protocol ang punto por punto na huwag magipagtala kayan sa Muslim dahil doon sa nangyari with Ali Javier and Bashir sa Kaging. Okay, ito naman po tayo sa ating kasama naman from Ozami City, Brother Tata Rosal. Good evening. Yes, good evening. Good evening, Brother John Do. Kumusta ang audio na? Ganda ng audio mo, Brother Tata. Akin, Brata. Okay ba? 5x5. Dahil last, siguro itong araw ng Miyerkules, siguro yun na may nag-comment na medyo mahina ang aking audio sa live ko sa YouTube. So, in-adjust natin ngayon. So, buti na lang. Nakapag-adjust po tayo sa microphone. So, sa lahat, ating magkasamahan sa ating Maria Punto Burbunto. Kumusta po yung lahat? Lalo na dyan sa Zoom. Sana na sa mabuting kalagayan po lahat. God bless us all. Back to you, Brother John Do. Maraming salamat. Okay, thank you naman sa iyo, Brother Tata Rosal. Ito naman po tayo ngayon sa atin namang kasamahan from Iloilo. Kasamahan ito ni Brother Romel Palma. Sa katotohan niya at ipag-usapan, si Brother Aljan Bagatnan. Brother Aljan, good evening. Yes, Brother John Do. Isang magandang gabi rin sa iyo. Napakalamig dito. Gawa na malakas yung ulan. Again and again, magpapasalamat ulit ako at meron na naman akong 557 subscribers. Gabi-gabi itong mataas, bro, dyan lo. Yeah. Oh, pasalamat ka. Huwag mo kayo talaga magpasalamat. Salamat sa lahat. Ayun. Thank you so much. At naway, bisitahin nyo naman yung channel ko. Nakikiusap na ako sa inyo. Oh. At lahat ng manunood dyan, bisitahin nyo naman si Mr. 721 Catholic. Oh, basta huwag mo talagang kalimutan na mag-thank you. Bawat subscriber, yes, na pumasok, dapat tayong mag-thank you. At thank you din sa, yes, mga subscribers namin, ha? Malaking tulong yung binibigay ninyo. At sana i-share po natin sa mga lugar na hindi pa napupuntahan ng punto por punto. Okay. At naman sa ating tagabasa ng Ebanghelyo gabi-gabi, Brother Angel Santos ng Japan. Good evening, Brother Angel. Yes, good evening po sa lahat, no? Mapagpalang umaga, hapong, gabi, no? Saan man sulok kayo ng mundo ng nararating ng punto por punto. Salamat po sa Diyos, nagkasama-sama na naman po tayo muling sa gabi ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Hesus. Dito po ngayon, no? I-share natin kung ano ba yung ebanghelyo ngayong araw ng Sabado, no? So pag nilayan po natin, tayo po yung makinig ang may pandinig. Sabi nga po rito, ang ebanghelyo ngayong Sabado ngayon ay ayon kay San Juan chapter 14 verse 7 to 14. Sabi nito ni Jesus, "Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin.
Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay nakagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Napapansin po natin, no, parang inulit lang ngayong araw na to, yung 2 days or 3 days ago na ebanghelyo, no. Muli, nasa ika-apat na linggo na po tayo sa pagdiriwang natin sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit po pinagninilayan yung mga salita niya nung siya ay nabubuhay? Dahil ito po ay pagpapahiwatig, nagpagpapaalala sa atin nung siya ay nabubuhay, kung ano siya at sino siya at bakit siya naparito sa mundo. Dahil pinagdiriwang pa rin natin ang muling pagkabuhay niya, so kailangan natin muling balikan ang mga ginawa niya at sinabi niya sa mga alagad. At muli, no, dalawang bagay lang ang bigyan natin ng diin dito. Malinaw po, ang Panginoong Jesucristo ay sama sa Ama. Ang Ama ay sama sa Anak. Pakikipag-isa, no? Hindi yung iisa lang sila, siya na rin ang Ama, siya na rin Anak. Hindi po ganun. Pinaliwanag na po natin yan. Yan ang mga sinasabi ng mga nagbasa ng Biblia, nagsulputang sekta na oneness na tinatawag ng mga born again. Wala namang Trinity dahil siya lang yun, iisa lang yun, yung Ama, siya na rin yung Anak. Doon po nagkakamali ang mga separated brethren natin, no? Pero dito makita mo yung pakikipag-isa nila. Pero pansinin niyo po ano sabi ni Felipe. Ang sabi sa ni San Felipe, sabi niya rito, Panginoon, ipakita po ninyo ang sa amin ang Ama. At masisihan na kami. Pansinin niyo po rito, bakit kaya tinanong niya, pakita mo sa amin ang Ama? Sabi nga ni Father kanina sa online mass, bakit po? Kasi si Felipe, during that time, tandaan po natin, sila yung mga Hudyo pa at wala naman pong Biblia noon. Noong kasi, nung panahon yon, nung panahon ng Old Testament, yung Lumang Tipan, nakikipag-usap ang Diyos Ama sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Pansinin nyo, di ba, sa burning bush, no? Dati, sa Exodus 25:18, no, nung paggawa siya ng kirubin, sabi niya, makikitagpo siya doon. Maraming mga paraan, no, kaya gagamit siya ng anghel, no, para makipag-usap ang Ama sa tao. So kaya sabi ni Felipe, pakita mo sa amin. Kasi sanay sila sa ganun. Sabi nga ni Father kanina, sanay yung mga Hudyo sa Lumang Tipan na nagpapakita ang Ama sa pamamagitan ng iba't ibang paraan talaga. No? Parang mga miracles. No? Minsan na sa kulog. Minsan biglang kikidlat, magsasalita siya. So sanay sila sa ganun. But sabi ni Jesus, eto na yon. Ako na ngayon. Hindi na kailangan ng mga kidlat-kidlat, hindi na mga kailangan ng burning bush. Kaya sabi rito sa Hebreo 1:1, malinaw po ang sabi rito, nung una'y nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, sabi rito, ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya pagka may narinig kayong tagapangaral na, ay, kinausap ako ng Diyos. Ako na ito, mga pastor ngayon. Ay, kinausap ako ng banal na espiritu. Hindi na po ganun. Ang sabi ng Panginoong Jesus, nasa kanya na lahat. At lahat ng mga sinabi ng Ama sa kanya, ipinasa sa mga apostol na. Hindi na po yung mga pastor ngayon na biglang 3 araw hindi kumain and then later on, kinausap daw sila ng Diyos. Wala na pong ganun ngayon, mga kapatid, no? Ang dami ngayon nagsulputan, sila na yung Yahweh, sila na yung Diyos, sila na yung hinirang. Hindi po. Malinaw po ang sabi nga ni Felipe, noon sanay sila sa ganun, pero ang sabi ni Jesus, hindi na yon, ako na yon. Pinadala na siya, ang Ama, dahil sa pagmamahal sa anak, at ang anak, dahil sa pagmamahal sa tao. Inigay na niya lahat ang mga kailangan sabihin sa atin, so lalong-lalo na para sa kaligtasan ng lahat. Amen.
Yun lang po, naway gabayan tayo ng banal na espiritu ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando. Okay, thank you. So, So, dito naman muna tayo sa ano, sa, hindi lang, bago tayo magpunta sa Zoom, tanungin ko muna dito sa ano, sa Messenger Room, kung may magtatanong ba. Ate Maria Luisa Tapis, magtatanong po ba kayo? Kung magtatanong po kayo, please unmute. Kasi minumute ko kaagad pag may pumasok sa Messenger Room, dahil ano, naririnig sa ano eh, sa live. Ate, ano? Maria Luisa, go ahead. Hello, Brad. Please, Maria Luisa. Hello, Brad. Good evening po. Hello, good evening. Hello, good evening. Naririnig ko ba ako dyan? Opo, opo, opo. Okay, go ahead. Okay. Itatanong ko lang po, Brad. Kasi yung mga dati na naririnig ko dyan na kapag ano, pag nagtatayo ng bahay, bawal maglalagay ng mga coins. Natutunan ko rin yun kasi sa tatay ko. Ako naman po, naglalagay ng coins, pero yung bali yung intention ko po, naglalagay ako ng coins, may kasama pong dasal. Hmm. Bali, inaalay ko po sa Panginoon yung itinatayo naming bahay, na-bless. Tapos, nilalagyan ko rin po ng dasal. Sinusulat ko po sa, ano, sa tela. Tapos yun, nililibing pag, ano, paglibing ng, ano ba yun, yung poste, yung haligi. Oh. Oo. Bawal din po yun, Brad. Okay. Maritata, pag-isagot ito ng Maritata. Yes, maraming salamat sa magandang tanong. Sabi niya, nalagyan niya ng coins kahit may kasabay na prayer o dasal. Wait lang, Brata. Wait lang, Brata. Naririnig okay, mo si Maritata, Ate Maria? Opo, opo, opo. Malinaw ba? Opo, Brad. Sige, Brata, go ahead. Okay, maraming salamat. Baka mahina na naman. So, sabi niya, nilagyan ng coins at may kasamang dasal. Pero pamayin pa rin yun says dahil ang coins ay, ang intention niya dyan ay parang paswerte o good luck, di ba? So, ang introduce ng simbahan, lalo na exorcism deliverance, yung ating sacramentals kay for intended for protection, yung Benedictine medal, instead na Benedictine medal, exercise salt, ang purpose yun is para po sa protection ng ating bahay. So yung coins ay sa mga albularyo nun eh, parang pamahayin pa rin, paswerte ang intention. Bawal yun. Hindi ko rin kasi po alam. Paano? So, paano yun, Brad? Opo. Ano po gagawin? Kailangan ikumpisal mo, i-renounce mo sa harap ng Blessed Sacrament at ikumpisal. At saka, ano pang nilagay mo dyan, i-break ang consecration. Oh, na, kumpisal na, i-kumpisal, then renouncement, harap ng Blessed Sacrament at i-break ang consecration. Maliban sa coins, wala nang iba? Wala na po. Hindi ko kasi alam. Ang ginawa ko na lang is sinasabayan ko ng dasal. Hindi ko alam kung ano ang purpose ng paglalagay ng coins. Pero sa akin naman, yun, sinasabayan ko ng dasal, inaalay ko sa Panginoon. Yon ang mga tapos pala ano pala, Brad, pagka siyempre pagka natapos yung bahay, nagbabasa din po kasi ako ng Biblia. Dati po yung sa ano, yung firstborn, di ba po yung sabi ng Panginoon na lagyan ng cross, dugo, lagyan ng cross yung
mga pintuan ng bahay para yung mga anak, panganay na anak na lalaki ay hindi mamamatay. So, yung purpose ko naman pagkatapos ng bahay, pag nag-blessing na, nilalagyan ko ng cross yung mga pintuan, pero hindi naman namin yung kinakatay yung baboy sa loob ng bahay. Ano lang, nilalagyan ko lang ng tugo na nakakross doon sa may pintuan. Ano yun, okay, Brad? So, bawal pa rin yun. Occultism pa rin yun. Kung kahit na may dasal pa, sariling dasal, at saka nilagyan mo ng dugo, hindi yun pang protection. Ibig sabihin, naalay na yung bahay mo sa demonyo. So, ipasali yun sa kumpisan mo at renounce at i-break. Dahil ang prescribed lang ng simbahan na prayer, yan ang ating sundin. Kahit pa may dasal kayo sa kaling dasal, pero hindi naman yun ang turo ng simbahan. So, meron na ba kayong prayer, deliverance prayer ni Father Sikia? Wala nga po eh. Oh, mas maganda mayroon kayo dyan. So, isali yun sa ano? Kumpisal at saka sa kumpisal at saka renouncement at saka break sa consecration. Isa pa pala, Brad. Paano, saan tayo makakabili nung ano? Let ni Father Sikia. Brother Jando, mayroon tayo dyan? Yes, brata. Sa yung deliverance prayer na Padre Sikia? Opo. Opo, opo. Sa St. Paul, mayroon. Taga saan po kayo? Dito po sa Negros Oriental po. Oh, pwede. Sa Dumaguete. Oh, kung pwede, online na lang. Pero may online. St. Paul dyan. Oh, kung may St. Paul dyan, kadalasan ang St. Paul na lang sa CMA. So online na lang, online. Okay, ha, kaya ni Brother Jando, baka may ano si Brother Jando sa online. Meron po. Okay. Ay, isa na lang po. Bawal po ba yung pagtataya ng luto? Pasagot naman sa iba yan, Brother Jando, dahil okay. Tumataya ng luto Brother pala. Romel Palma. Tama ba daw yung ano, tumaya ng loto? Ali Romel? Hello, Brother Romel? Ah, wala. Brother Junre? Hello, Brother Junre? Ganda pa. Pakibasa yung CCC 2413, bro. Hindi ka namin marinig, bro. Hello, 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 bro. Hello. Narinig si John Ray dyan? Nag-iiko yung boses ko. Bro, yes, bro, clear. Bro, John Ray, bro. Ah, clear ako pala si mahina. Morally accepted by the church, no? Yung Brad Jando. Oh, dahil ano, nag-adjust ako sa mga chords. Sige, go ahead, Brother Jenner, go ahead. Yes, sa CCC 2413, mayroon pong aral ng simbahan na chances of, chances of, game of chances or chances of games, no? Na? Game of chances. Games of chances. Ang sabi din sa aral natin, pwedeng tumaya, no? So pwede kang tumaya, pero dapat yung pagtaya mo, hindi mo intention na sumugal. Mahirap eh, pero mahirap tumaya kasi na wala kang intention eh. Yun ang sabi ng spa, no? Okay lang, basta yung katuwaan. Katuwaan lang. Kasi ano din kasi yan, yung tinataya mo, sister, napupunta yan sa charitable works, no? Malaking naitutulong yan sa gobyerno. So okay lang,
Huwag mo lang alikan. Bro John Do, hindi po maintindihan. Putol-putol po. Ha? Bro Angel, ikaw na lang muna sumagot po, Angel, kasi... Hindi ko po maintindihan yung sinabi ni Brad John Ray, putol-putol. Pero okay naman siya sa akin, ha? Tsaka yung sister, ha? Pare- okay po yung pareho. Okay po yung kay John Ray. Pareho namang maganda. Baka kay sister yatang yung receiver niya baka hindi clear. Pero pareho po clear po. Naka-loudspeak ka, Ate Maria? Opo. Ay, huwag kang mag-loudspeak mo. Yan ang dahilan. Huwag ka po mag-loudspeak. Kaya nag-e-echo. Okay. Sandali. Oh, hindi naman pala. Oh, hello. Okay na, te? No, nag-e-echo talaga bro dyan, do. Oh, yes. Nag-loudspeak siya. Ate, ano, yung speaker mo, dalawa yan, eh. Dalawang linya. Pindutin mo, magiging isang linya lang siya para hindi na siya mano. Dahil kapag naka-loudspeak kami, hindi mo talaga maintindihan na mabuti. Okay po. Sandali. Yung speaker dyan sa ano mo, sa screen mo, i-click mo yung speaker. Mag-ano yun? Hindi na magla-loudspeak yun. Sige po. Sige daw. Hello? Okay na ba, sister? Hello, sister? Ate? Naririnig na si John Ray? Opo. Pero ino-off ko na lang po yung speaker ko. Oh, sige. Okay. I-on-off ko na lang po pag nagsasalita ako. Sige. Okay, sister. No, so, sa aral ng simbahan, meron tayong tinatawag na games of chance. So games of chance, hindi siya kasalanan, no? Basta wala sa intention mo talaga yung pagsugal. Okay? At hindi ka dapat maging addict sa pagtataya, no? Insanan lang, yun lang siguro pag sobra yung pera mo, tapos wala kang ano, yung wala kang aim na talagang manalo, kundi basta ano lang yung gawing natural lang yung pagtaya, sister, na parang wala kang aim na manalo. No, kasi doon nagkakasala ay yung nag-ano ka, nagkahangad ka, na may hangarin ka na manalo ng malaking pera. Kasi ang tinitingnan ng simbahan kasi dyan, yung binibigay mo na pera, nakakatulong kasi yan, no, sa charitable. So, okay lang, games of chances, okay lang, huwag maging addict, at dapat yung itataya mong pera, hindi siya makadeprive sa ibang pangangailangan ng iyong pamilya o ng sino man. Kailangan yung itataya mo sobra na pera mo. Hindi yung pambili ng ulam, itataya pa. Pambili ng gamot, itataya pa. Doon nagkakasala. At yung addiction, huwag magpa-addict. Games of chances, okay lang, yun ang aral ng simbahan. Basta huwag ka-addikan. CCC 2413. Okay. Kaya pala yung kapatid ko kasi nasa kumbento siya. Tapos tinanong ko nga before nag Holy Week, sabi niya magtanong ka sa tatlong pari tapos i-compare mo yung sagot. Hindi naman ako nagkaroon ng pagkakataon na magtanong kasi na busy yung pari during sa confession. Kaya dito nagtatanong ako. So okay lang pala. Ano naman? Basta mayroon siyang ano, sistera, hindi okay na basta tumaya ka lang nalang tumaya, hindi po ganun, no? Basta malinaw, games of chances lang. Games of chances, meaning hindi yan saksisin na taya ka ng taya. Eh kasi sugal na yon, no? Minsan ano lang po, pag gusto lang, pag may gusto, yon. Pero pag wala naman, hindi rin. Oo, ganun. Ganun lang, yung bang hindi mo talaga siya dapat kahibigan. At wag mo siyang gawing ano, yung parang gawin mo siyang libangan. Yung addiction. Wag mong gawing addiction. Mas maigi pa maadik ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos kaysa tumaya sa loto. Okay. Okay na yun dahil mute na si Ate Maria. Okay po. Thank you po, Brad John Rich at Brad John Lo. Yes, welcome. Salamat po. Welcome. Brother John Lo. Yes, Brother John. Bro, humihingi daw ng dispensa si Brother Romel gawa ng nagka-problema daw yung V8 niya. Oo. At saka ito si Unmasking Lies, nakakatawa.
bakit ko daw siya papasukin daw, eh pagtutulungan lang siya. Nakalimutan niya, may moderator siyang kinuha, si Angel mismo. At ang moderator niya, ang rule ng moderator niya is, tawagan ko nga ito, tawagan ko na, tawagan ito ha. Tinatawagan siya unmasking lies. Kunyari ito eh. Ayan, yan yung sumagot oh. Pati pa naman pagsagot, takot. Tinatawagan siya unmasking lies. Oh, did not answer. Ayaw talagang sumagot niya unmasking lies. No? Sabi nga dito sa comment section bro, huwag yung pag-aksayan ng pansin yan. Oo, oh, talaga. Nakikita yung ano niya. Huwag ka nang magpangalan ng unmasking lies kung ikaw pala ang siyang mismo nagsisinungaling. At saka may comment siya daw sa ano, sa kay Bro Romel. Oh, at saka sa akin kasi, ano siya eh, very challenging yung ano niya, yung title niya na unmasking lies. Para sa akin, mas maganda baligtarin rin eh. Siya yung i-unmask ko eh. Kaso nga lang, takot na siya ngayon. Tawagan na, nanunood siya dahil nag-comment siya doon kay Romel Palma. Nanunood siya. So, unmasking. I-unmask mo naman kami kung meron ka ma-unmask. No? Ito yung sinabi niya bro. Basahin ko. Oh, sige. Go ahead. Sabi niya. Kung gusto niyo ng talakayan, yung may moderator sa host ng ibang programa para oy, walang bias. Oh. Kinuha ko si ano, kinuha ko si kukunin ko sana yung si ano, si Rian Fuentes, pinalitan niya ni Angel Santos. Ngayon okay na ang usapan, pa rin nilalaki ka usap tong si ano, si Unmasking Lies. Ang sabi niya si Angel na lang. Ayun, si Angel lang. Okay naman si Angel. At saka matino namang moderator si Angel. Based sa ating na-experience kay Angel Santos, matino naman siya moderator. Pinili nga siya ni Unmasking Lies eh, dahil nakita niya na matinong moderator eh. Ba't ngayon nagdadahilan siya na ano, na ibang... Iba na namang moderator. Iba namang moderator. Bro, babayaan mo na siguro, paiba-iba yung sinasabi niya, parang something, may something. Paiba-iba yung sinasabi niya, bro. Yun na nga. Bro, Angel, nakuha yung punto. Nahahalata. Alam niya kasi na sa punto por punto, siya yung na-unmask. Dadalawang isip na si Unmasking Lies. Sana, huwag kang magpatawag na unmasking lies kung ikaw pala ang nagsisinungaling. Hindi bagay sa'yo. Bro, pag dumating si Bro Wendell, pa-deliverance mo sa unmasking lies. Para sa akin, no? Gustong-gusto ko si unmasking dahil challenging yung pangalan niya, unmasking lies eh. Gusto ko na ipakita sa mga tao na meron siyang ma-i-unmask dito. Yun ang gusto kong makita. Na meron siyang ma-i-unmask dito kung meron man. Eh kaso, alam niya kasi tatlong beses siyang na-unmask dito. Siya yung na-unmask eh. Nababalik sa situation kaya dalawang isip siya unmasking lies, no? Kakaano naman to? Oh, alam ko nanonood siya ngayon eh. Tawagan natin uli. Siya yung pumili kay Angel. 'Di ba? Siya ang pumili kay Angel. Dapat sana manindigan siya doon. Wala. Oh, ayaw talaga sagutin niya unmasking lies. Divine. Wala na. Aksaya na sa oras yan, unmasking lies. Wala na ang dahilan para pansinin pa ito. Pag hindi mo ito sinagot ang masking lies, wala nang dahilan para pansinin pa kita. Oh. Nanonood siya ang masking lies ngayon eh. Wala na? Ayaw na? Ayaw na yata. Huling tawag ko na lang ito. Pag hindi pa rin siya nag-response, wala na.
automatic block na to. Ah, wala. So wala nang reason para kontakin ko pa si Unmasking Lies dahil wala naman palang reason na magipag-ano ako sa kanya. Lang. Gusto niya kasi is keyboard lang. No? Kaya ano ko na lang to si Unmasking Lies. Ay, teka. Cancel. Wait lang. Ano ko na to? Yan. Block ko na to. Dahil wala tayong papala. O, binlock ko na si Unmasking Lies. Eh, para saan pa? Nakontakin ko pa siya eh. Ayaw na. Takot na. Eh, di wala na. Hindi ko na pinipilit yung ayaw. Okay, so lipat tayo naman sa ano, sa Zoom naman tayo. Banggis Reynan. Banggis Reynan. Good evening. Hello, bro. Hello. Brother Banggis Reynan, please unmute. Bro. Bro. Oo. Narinig na ko, bro? Yes, narinig ka na, bro. Go ahead. Hello. Yes, hello. Okay, magandang gabi sa lahat. Ang una kong tanong, ano bro, itong sa unang Timoteo ba yun, yung dapat yung mga babae tumahimik sa loob na iglesia? Unang Timoteo ba yun, bro? Oo, unang Timoteo 2:9 yata yun. Anong, ang absolute ba yan, bro? O ano lang yan? Okay, Brother John Ray. Absolute ba daw yun, Brother John Ray? Ang alin, Brother John Ray? Yung tumahimik ang babae sa iglesia. Ah, oo. Tapos ano, si Unmasking Lies pala, tinira pala ako. Paano daw yung tumaya na hindi ano, tumaya pero hindi daw nagsusugal? May, hindi ba pwede yun? Tumayang hindi nagsusugal? Ang sugal kasi, addiction na yan. Bro, Unmasking Lies, ano? Oh, sige, pero sige, sa tanong tayo, sa unang Korinto ba yun? Yung ano, bro, Brother John Ray? Oh. Yung mga tsuhin ko na mga negosyante, pag mayroon silang gustong ipanalo sa ano sa karera, magpapadala ng pera 'yon. Itaya mo ha, pag nanalo 'yan, ipaalam mo sa akin. Oh, hindi nagsusugal 'yan pero ano, mataya 'yon. 'Yan ang ano, 'yan ang tao kasi pag isa lang ang tingin sa bagay, walang distinction. Yan ang mapapala. Tulad ng mga basta walang distinction. Tama yon, tama. Oo. Pero sa amin kasi yan, Masking Lies, Catholicism is the religion of distinction. Kaya matuto ka sa amin. No? Huwag sa sarili mong sa pantaha. Yes. Well, ayun doon sa unang Korinto, bro, dyan do, yes, literal yun. Bawal ang mga babae bawal yung babae maging pastura ba? Mangulo. Mangulo sa simbahan. Bawal talaga yun. Kaya nga, walang pinili ang Panginoong Isokristo na babae. Eh bro, paano yung sa atin bro? May ano tayo, may mga katigista tayong babae. Oh, wala problema yun bro kasi by ng simbahan, no? Ng paintulot ng simbahan, hindi man sila mga leader, mga katigista lang tumutulong sa simbahan. Oh. Iba yung mga pastura. Iba yung pastura na sila talaga ang nagli-lead. Tulad ni Ellen G. White. Isa talaga founder. Yung pastorang yung bagong pastora na nagbasag ng larawan. Oh, yung sumasikat ngayon. Oh. Si ano? Bawal 'yun. Si Alexa ba 'yan? Bigay natin Alexa. Yung talata. Unang Timoteo 2:11 ng unang Timoteo. Na bawal sila yung mangulo sa mga lalaki. Oh, sabi ganito. Ang mga babae ay dapat matuto ng tahimik at nagpapasakop. Hindi ko pinapayagan ang mga babae na magturo o mamuno sa mga lalaki, kundi dapat silang manahimik. Tandaan mo. Oh. Rojando, pakibasa nga yung wait lang. May ingay sa ano.
may hindi nag-unmute sa hindi nag-mute sa messenger room. Sige, go ahead, Brother Junre. Oh, kasi ang turo kasi ng simbahan, paano aunawain ang literal, kung ano yung hatid ng talata, no, at ano ng mga exegesis, napatunayan ng mga exegesis. So kung magbabasa ka ng commentary, bro, yan talaga, literal talaga yan. Okay, bro. Pangalawa kong tanong, bro, dyan daw, ito, sa ano? Sige. Yung sinabi. Bro, okay na, bro? Sige, go ahead, bro. Yung sinabi ng, ano, kay San Pedro ba nga, iniibig mo baga ako, pakanin mo nga aking mga tupa. Yun, ito ba yung, ano, bro? Ito ba yung Eucharistia sa atin? Or ano, ibang pagkain ang ibig sabihin doon? Isda yun, bro, isda. Kung ano yung kinakain nila doon, isda. No? Pero yung pagsabi ni Panginoong Isokristo na iniibig ko ba ako, patungkol yung kay Pedro, kung gaano niya kamahal ang Panginoong Isokristo, gaano siya ibigay ang lahat para sa Diyos. Yun ang punto. Hindi yun pagkain talaga. Hindi yun literal na pagkain. About yun sa vow ni Pedro sa pagpili sa kanya ng Diyos na maging leader ng kanyang iglesia. So tatlong beses yun para ma-prove talaga ng Diyos kung gaano talaga ni Pedro kamahal ang Diyos. Sabaga, ibibigay ni Pedro ang buhay para sa Diyos ka. So, uh-huh. Kung yung tinatanong mo anong pagkain yun, hindi na about sa pagkain, pero yung kinakain nila doon during sa tinanong isda. Brother Jendre. Oh, yes, bro, tata. Ay, yung Jeremiah chapter 3 verse 15. Yung I will give you a pastor with all my heart, then feed my sheep with knowledge and doctrine. Nasa ano 'yon? Nasa Deuteronomy. Jeremiah. Yun? Oh, Deuteronomy. Deuteronomy Jeremiah 3:15. Ganito 'yung nakasulat. Ayun oh. And I will give you pastors according to my own heart, and they shall feed you with knowledge and doctrine. Okay na, bro. Okay na, bro. Diyan daw. Dahil naalala ko yung mga piniling nasa brother diyan daw, isa diyan sa tanong. kung inutosan si San Pedro na pakanin ang mga karnero, bakit ang daming nagugutom ng mga Katoliko hindi pinakpakain sa pare? So ang ipakain yung doctrine, knowledge and doctrine yon, hindi yon literal na pagkain. Yan lang, naalala ko lang yung mga piniling na sun. Oh. So, Brother Bangis Trinan, okay na ba yon? Yes, bro. Thank you, bro. Okay, thank you sa iyo. Brother Jando. Yes, Ate Edna. Ang hina daw ng audio. Hina ng audio? Okay. So ang tanong pala ni Bangis kanina about dun sa I will feed you. Pakainin mo yung mga tupa, yun ang tanong? Sorry, hindi ko narinig masyado yung tanong. Tama si Bro Tata. Knowledge and doctrine yun. Okay. So dito naman po tayo. Oh. May klaruhin lang ako, bro, na ano, sa lahat pala ng mga manonood, no? Please, wala po akong pera, hindi po ako mayaman. Kasi merong nag-chat sa akin dito na humihingi ng tulong. Sabi ko, wala akong pera. Ang tanong ko kung kailan kanya kailangan, baka magka-pera ko. Sinagot niya ako dito, hayop ka. Tanong ka ng tanong, wala ka naman palang maitutulong. Hayop ka. Sisters, wala po akong pera. Mahirap po ako. Ayun. Mga ano yan? Mga ano tawag dyan? Mga scammer yan. Meron nga minsan tinawagan ako eh. Ang yabang-yabang niya, sabi niya, ano daw, may tutulong daw namin sa kanya. Ano yun, sabi ko naman, wala kaming alam dyan, bro. Ano? Wala kayong alam? Gusto mo ipagkalat ko yung anak nyo sa ano? Sa Facebook? Tatakutin ba ako ba? Sige, pagkalat mo. Siya, talaga, kapag ito, masisiraan kayo. Sige, go. Sige, go. Siraan mo, go.
Basta masasabi ko lang dito, no? Kung meron po akong tutulong, di mo ko kilala kung meron akong pera. Oh. Di mo ko kilala kung paano ko tumulong sa kapwa ko. Yun. Kaya huwag sabihin ng ganyan. Scammer yan, bro. Huwag mo nang anuhin yan. Scammer yan. Yan nga minsan, sabi, may nagpost sa live ko, stay to the point eh. May nagpost eh. Ito po sitwasyon po. Paano nyo ba ako matutulungan? Ito po yung GCash ko. Sabi ko naman, eto para mapaniwalaan ka ng mga tao. Mag-post ka ng picture na nasa hospital ka, kasama yung ano, yung may sakit, na nakaganon ka, selfie ka sa kanya, at yung may sakit mismo, may picture ka kasama niya before siya na hospital. Nang maraming picture, ibig sabihin, matagal mo siyang kakilala, at hindi ka lang nagpa-display ng ganun-ganun lang. Gawin mo yan para paniwalaan ka, baka may tumulong sa'yo. Yun, mga scammer kayo talaga, wala kayong mga magawa sa buhay. Mga magnanakaw. Alam nila siguro porket nagbablog, may pera, hindi nila alam kinakain ko dito, puro lahat bigay. Yes! Magnanakaw itong mga scammer na ito. Di mo kayo nahihiya. Yes? Ted na? Sunod mo ako after sa may tawag. Kung may tatawagan kayo, sunod mo ako. Kasi kanina ba ako naka-reason. O sige, ikaw naman ang Ted na. Ikaw na lang ang Ted na. Go! Okay. Request po kay ano, kay Brother Angel. Pakipaliwanag daw po yung advantage at disadvantage ng confession. Brother Angel, go ahead. Advantage and disadvantage of confession. Of course, napaka ano noon, si Jesus mismo nagbigay ng ano noon, ng authority sa mga kaparian. At before pa lang, kung maalala niyo no, sa Leviticus, noon pa man po, gumagamit ng instrumento ang ating Panginoon, ang Ama during that time, gumagamit siya ng instrumento para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Kung maalala niyo, maraming mga talata na sabi sa mga Israelita na pumunta kayo sa mga Levita or sa mga pare, no? Tapos magandog kayo. Dahil doon, magandog kayo at ang mga kaparian, no, ang mga kaparian sila'y maghahandog para sa ipagpapatawad ng kasalanan ninyo. So from Old Testament po, gumagamit na siya ng ano, gumagamit na siya ng mga instrumento hanggang sa kahuli-hulihan si dito sa panahon ng Panginoong Hesukristo, binigyan pa rin ng pahintulot yung mga apostol which is sila po yung kaparian para magpatawad din. John chapter 20 nga po, bro Jando. 21-23 pa rin. Ano yan? Juan 20. Nung Juan. Bago siya umakit sa langit yan mismo, ha? Juan 20? 21? 23? Hanggang 23. 20, 21 hanggang 23. Sabi ganito. 21. Muli sinabi ni Jesus sa kanila, sumayin niyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, kayo ay isinusugo ko rin. Pagkasabi niya nito, hiningahan niya sila at sinabi, tanggapin niyo ang banal na Espiritu. Kung patatawarin niyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. At kung hindi niyo patatawarin ang kasalanan, ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. Ayan po, napakalinaw, no? So, even siya, kung naalala nyo, dun sa isang talata, nasabi ng mga Hudyo sa kanila, kung naalala niya, sabi niya, okay, magaling ka na, narinig ng mga Hudyo yun, at huwag ka na magkasala, pinatawad ka na. So, sabi ng mga Hudyo, paano ka magpapatawad? Eh, ang Diyos lang magpapatawad. And that means, even, sabi niya ating Panginoong Jesus Kristo na during that time, buhay siya, sabi niya na mapapatunayan ko na kaya magpatawad ng anak ng tao. During that time, siya'y tao, di ba? And then yung power niya yun, pagkakit niya sa langit, ipinasa niya. Kaya sabi rito, anuman, no? Ipagbabawal, ano, sabi niya, kung sino mang ipagpapatawad ng kasalanan dito sa lupa, patatawarin sa langit. Even 18:18 po, Mateo 18:18 po. Okay, Mateo 18:18, ito naman sinasabi naman. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, anuman ang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal din sa langit. At anuman ang ipahihintulot nyo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit.
Ibig sabihin yan, napakalinaw po, no? So, kaya akala na lang ibang tao, bakit may ganito yung mga kaparian? Bakit may mga, even mga utos, no? Even na may mga sinasabi sila na, okay, I absolve you for all your sins. Absolution, ibig sabihin, patatawarin ka na. Pero sabi niya, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, pinapatawad na kita. Sa ngalan na kita. Pero sabi, may ano yun, ha? Hindi siya mismo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Advantage, sabi niya, pinapatawad na kita. Anong advantage nun? Maririnig mo na sabi, pinapatawad ka na. That's the advantage. The disadvantage, pag wala kang kumpisal, hindi mo nang maalam eh. Mahirap yun, ha? Hindi mo alam kung pinapatawad na kayong mga ibang nagsulputang sektang walang kumpisal. Kahit hingi kayo ng hingi ng tawad, malay nyo. Pero sabi ni Jesus, ayan, nagbigay siya ng authority. Sino mga apostol? Diyan po yung mga bishop at mga pare. Alam na natin yan. Maraming ang mababasa dyan. Hanggang sa Book of Revelation, mga kaparian po yan. Mga kaparian yan. So, binigyan ng kapangyarihan from Old Testament to New Testament. Gumamit siya ng instrumento para sa ipagpapatawad ng kasalanan ng tao. Biblical po yan, kapatid. At sa kanya mo maririnig sa simbahan, sa mga pare, na pinapatawad. Yun ang pinakamaganda ron, narinig mo. Magde-date mo na kami. Ha? Ano yan, Brother John Ray? Ay, sorry, sorry. Kausap ko kanong amo ko. Ane. Okay, so, yun. See. Yun. So, yun po yung advantage ng kapatid. Maririnig mo sa mga kaparian na binigyan ng authority ng ating Panginoong Jesus na magpatawad. Sabi, pinapatawad na kita. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Kung nagdiretso ka, mahirap yun. Kawikaan chapter 15:29 nga po, bro Jando. Ayan, mahirap yan. Kawikaan? 15:29. 15? Okay. Yes, 29. 15:29. Ito naman sabi. Yan. Malayo ang Panginoon sa masasama, ngunit malapit siya sa mga matuwid at pinapakinggan niya ang kanilang dalangin. So yun nga po yung sinasabi diyan, even yung sa Santiago 5. Yung Santiago dito mismo, ha. Ito biblical, ito yung pinaka rito, yung paliwanag dito ng theologian natin sa Santiago 5 nga po, 14 to 16. Yan, malinaw yan, pari po. Actually, dapat yan mas maganda sa meron ka bang Douay Rheims version, bro? Pari yan. Douay Rheims, anong talata? 14 to 16. 5:14 to 16. Yan. Sabi ganito. Is any man sick among you? Let him bring in the priests of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Sandali po, apos po doon. Liwalagin natin, no? Let him call the priests of the church. Tapos magpapray over siya, i-anoint siya. Tapos ano po mangyayari, kapatid, bro? Sige, tuloy. And the prayer of faith shall save the sick man, and the Lord shall raise him up. And if he be in sins, they shall be forgiven him. See, they shall be forgiven him. Sino po ang nag-ano doon? Sino po pumunta? Pare, priest. They shall be forgiven him. Wala naman sinabi si Apostle James, Apostle Santiago dyan, na dumiretso kayo sa Diyos, patatawarin kayo. Wala naman ganun. Sabi niya, call the priests of the church para kayo ay pagalingin, pray over him, at patatawarin, shall be forgiven to his sin. Malinaw po yung kapatid, biblical yun, kapatid. May gumagamit ang mas magandang advantage. Kanina, Kawikaan 15:29, kapag ikaw ay makasalanan, sabi, hindi ka napakikinggan, lalo na kung paulit-ulit ka nagkakasala, at wala ka maririnig na absolution or forgiveness. No? Pinapatawad na kita, sabi ni Father, yun ang pinakamasarap doon. May instrumento ang Diyos, maririnig mo, pinapatawad ka na. Yun po, kapatid, si Sena. Brother Jando. Okay, go ahead, bata. Share lang ng talata, Proverbs chapter 28:13 sa King James Version. King James Version, Proverbs 28:13. 28:13. 13. 13, 13. 1, 3, 1, 3. 13. Ito.
He that covereth his sins shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. So, yun. Hindi yun mag-kumpisal ng kasalanan ay hindi unlad. Ngunit yung mag-kumpisal ka ng kasalanan ay makatanggap ng kawaan. Yun, tama naman yung punto per punto naman yung sagot ni Brother Angel, pero ito rin ang support sa advantage at disadvantage sa hindi mag-kumpisal at mag-kumpisal. Yun lang, Brother. Maraming salamat, Brother Jando. Back to you. Okay. Brother Ate Edna. Okay, Brother Jando. Narinig po anong nagtatanong. No. O sige, next Ate Edna. Salamat po. Okay, yun. Okay, dito naman tayo ngayon sa messenger room na naman ulit tayo. Okay, dito tayo sa messenger room. Sino naman po ang magtatanong sa messenger room? Hello? Sige, unmute lang po ang magtatanong sa messenger room. Ayun. Okay, Brother Denmar, good evening. Good evening po, Brother Jando. Oh, sige. Brother Denmar muna, Brother Joaquin ha. Sige, go ahead, Brother Denmar. Bro, may nandiyan po ba si ano si Bro Windel? Wala, bratata lang. Okay, mga bratata na lang po. Kasi ano, may tanong po ako kasi about po ito sa spiritual warfare po. About sa? May spiritual warfare po. Oh, sige, go ahead. Ano po, yung kapitbahay po namin, ano, 2 weeks na siguro namatay. Tapos, ang sabi po kasi nila, may ano po siya nandun sa ano sa Maynila. Umuwi po kasi matagal na yung naglayas. Nung umuwi na siya dito sa amin, yung papa niya talagang ilang minuto na lang mamatay na. Tapos pagdating niya dito sa amin, sinabihan yung tatay niya na pa ano, ano ba yun sa barang? Barang ba yun? Ano ano ka? Ano yung sa Tagalog ng barang, bro? Barang? Barang din, oh. Sabi ng anak niya, bro, na kulam. Pa, kulam, kulam, para kulam. Sabi ng ano, sabi ng anak niya na pa, kinukulam ka. Tapos, dun, namatay. At sabi ng anak niya, bro, dun sa Maynila kasi siya naglayas. Before pa yun nangyari, kasi alam na niya na nakasakit yung tatay niya, pinapano daw niya, bro? Pinapa, ano ba yung tambalan, bro? Pinaalbularyo niya. Oo, pinaalbularyo niya, bro. Tapos, sabi din ng albularyo, bro, yung ginagawa, kasi hindi alam ng, hindi niya alam kung ano nangyari dito. Sinabihan niya yung mama niya dito na, ma, ang ginagawa ni papa dito, sabi ng albularyo na lahat ng corner ng bahay natin paikot-ikot yung tatay niya, sabi niya si papa, paikot-ikot si papa sa bahay. Tapos lumabas na naman doon sa bahay, paikot-ikot lang, tapos pumunta din sa dagat kasi ang sabi daw ng anong albularyo na pag pumunta daw siya doon sa dagat yung papa niya, ano daw, ma, ano yung sa Tagalog na matambalan, bro, ma, para magamot. Magamot, oh. Eh, hindi sila naniwala kasi parang na kasing ano, bro, parang nawala na ng ano, bro, ba? Yung parang na Alzheimer na kasi minsan hindi siya makakilala sa amin kasi kapitbahay lang namin. Tapos hindi nila pinapunta sa dagat kasi sobrang hinang-hina na talaga. Tapos, bro, ang nangyari nun, bro, nung namatay na, bro, yung balsamar, bro, pinabalsamar na. Ang nakita ng ano, bro, nang nagbalsamar talaga dito, bro, may ano ba yung sa Tagalog bildo, bro? Ano sa Tagalog yung nung bildo, bro? Bubog. Oh, bubog. May bubog at saka may ano ng crabs, bro. Nung sa likod ng crabs, bro. Yung ano ba 'yun? Yung salambay, bro ba? Salambay, yung likod salambay. Lambay alimango?
O Alimango, yung likod sa Alimango, bro. Doon, bro, nandoon sa ano sa tiyan niya, bro. Tapos, sabi na nagbalsamar na bakit yung ano ni tatay nung sa yung binabalsam mo namin, may mga bubog, tapos may mga bato-bato, at tapos may ano yung sa likod ng Alimango. Eh sinabi ng ano ng na nagbalsam mo na kumain ba si tatay nito? Eh sabi ng ano ng asawa niya na hindi naman siya kumakain kasi yung pinapakain niya namin lugaw na lang kasi ayaw na niyang kumain. Tapos hindi talaga siya makakaano bro, makapag ano ba yan, manang makalibang bro. Hindi siya makapag ano, makapag CR, hindi lumalabas. Tapos yung findings ng doktor bro, sabi kidney daw. Pero kung kidney bro, ba't yung ihi niya talagang ano lang, normal. Ay, yun ang taka. Tapos sabi talaga ng anak niya bro na pinaano daw sila, kinukulang. Tapos binigyan pa siya ng ano bro, yung nanay niya. Binigyan niya ng ano bro, yung parang triangle na may mata sa kitna bro. Ano daw yun? Habak. O habak daw yun bro kasi may mata dito sa gitna ng ano. Pinakita ko talaga kanina, pipicturean ko sana para makita mo bro. Eh parang natakot ako kasi evil eye? Talagang, o yung evil eye kasi parang yung ano bro, yung... Ay, ano bro, nagkamali akong pindot. Sige, unmute. Kamali ako pindot. Sige, go ahead. Yung talagang ano ko bro, yung balahibo ko talaga nanindig talaga, yung nakita ko yun. Yung mama niya bro, inaano ko na talaga yun. Ano ba yun? Bang kinakatikais ko na yun palagi kasi palagi akong nagaano dito sa punto por punto. Sabi ko, nung buhay pa yun, sabi ko talaga ng asawa niya at saka yung anak niya na, punta na kayo sa ano, sa Bohol kasi salite lang po kami bro. Malapit lang. Sabi ko, kung iba talaga yung nararamdaman ni tatay, pumunta na lang kayo para, kasi wala naman imposible kung ano eh, kasi kung sa tingin nyo talagang iba talaga, kasi ang sabi talaga yung tatay, yung buhay pa yon, sabi niya, kinukulam talaga daw siya. Eh, hindi naniwala bro. Eh ngayon, anong nangyari bro? Ang tanong ko lang bro, totoo ba yung sinasabi ng albularyo bro na talagang kinukulam bro? Okay, brother tata? Yes, sandali lang. May napindot ako ng something wrong dito sa aking screen eh. Okay, kumusta ang audio, brother Jando? Uses? Okay. Okay, so basta ang albularyo ang mag-diagnose, halos lahat kulam yun or barang. Kahit pa sa doktor, positive na ang may finding ang doktor, kahit ng doktor ang may finding, katulad ng finding sa doktor is, ano bang finding ng doktor? Brother? Kidney bro, pero hindi, ang yung nararamdaman niya bro, hindi siya makapagtai bro. Oh, ang mayroong finding ng doktor, failure, kidney failure siguro. So, pero pag magpunta kayo ng albularyo ay iba yung albularyo. Halos lahat ng finding ng albularyo is kulam or barang. Yun. Pero yung sabi ng anak ng yung namatay? Opo. Siya yung nagpaano po? Siya po yung nagpagamot bro. Oh, siya nagpagamot. So, may naglabas na ano yung ano. Pero isa yon sa mga dapat i-ano pa yon brother dahil mahabab yung pag-diagnose yon o tutubang barang yon o kulam yon. Diba? Dahil ang albularyo lang ang nag-diagnose na kulam pero ang finding sa doktor is kidney failure. So, isa yon sa tingnan natin. Pero ang problema dyan dahil contaminated na siya sa albularyo at saka namatay, delikado yun. So, mabuti na lang siguro at naka-confisal o na-unwinting sa unwint sa ating kaparian para yung ang pag-unwint at pag-confisal is silyo yun para hindi siya maka-direct sa emperno.
Mayroong selyo na yon. Pero yon, yung pinaka-problema, ang, kung hindi yon nakakompisal dahil dinala nila sa, ano, hindi yon naanwintang pare natin according sa St. James 5:16, yung binasa kanina. So, yon lang bro. Yung nang labas sa kanyang katawan, mahirap tayo mag-desisyon o kulam ba yon. Dapat i-diagnose pa yon. May tanong pa po ako bro. Yung ano bro, yung asawa niya bro, ano katekista yon sa simbahan namin. Tapos palagi ko siyang sinasabihan na gano'n na yung mga taga yung albularyo talaga galing talaga yan sa mga demonyo. Tapos yung nakatikais din siya nung pare namin dito, sinabihan na talaga siya na yung mga ganyan talagang sa demonyo yan. Eh ang kaso lang bro, mabuti naman din yung ano yung talaga yung asawa niya nung namatay na kumpisal taka saka naka-unwinding of the sick, tapos palagi lang pinakalawat kay bro. Tapos ano bang mangyari bro, na kasi ngayon bro nag-ano na siya, nag mayroon na siyang habak, tapos alam na talagang ganyan sa demonyo. Kanina lang kami nag-istorya kami. Sabi niya pang ano lang daw, pang dipinsa daw, kasi ang sabi talaga daw ng ano ng albularyo, siya dong susunod. Ano yung masasabi niyo bro? So dapat na yun ang advice ng albularyo, siya ang masusunod. So, ang pinaka worst diyan, dapat hindi sila nagpunta ng albularyo dahil 21:17 tayong mga Katoliko ay pinagbawalan tayo na magpunta o lalapit sa mga albularyo, dahil yung mga albularyo malinaw nagkuha sila ng kapangyarihan sa demonyo. So, isa na sa malaking problema, lalo na yung pero na-confirm naka-confessal at saka na-unwind sa pare, bro? Opro, bro. Talaga nakita ko talaga dito kasi kapitbahay kami, bro. Ay pag may pumunta talaga na ano na mag-misa dito sa amin na pare, talagang pinakumpisal siya, tapos in-unwinding of the sick, tapos pinapakain ng ano po ng hostia po. Yung before din siya namatay, bro, talagang marami siya nakikita bro, yung mga demonyo talaga, nagpapakita talaga yung namatay. Tapos yung asawa niya, sinabihan ko na may ano ka, bigyan kita ng ano, ng yung exercise oil, ipapainom mo, tapos ikukrusan mo yung ano niya, yung dito sa ano, agtang, noo. Tapos magrosaryo po kayo. Yun yan namang ginagawa niya, pero talagang yung asawa niya before namatay talagang halos gabi-gabi bro pinapakitaan ng mga demonyo. Tapos sinabi ko na yung mga ganyan talagang ano yan, mga fallen angels yan, yung delikado na kasi pag tao malapit na mamatay talagang yung mga demonyo gusto nilang kunin yung kaluluwa natin. Sabi ko talagang ano, magdasal kayo talaga araw-araw, gabi-gabi ng ano, ng rosaryo. Mag-rosaryo din naman siya bro, pero kaso lang ayaw niya maniwala ng mga ganyan. Sabi ko, totoo yan. Kati, totoo talaga yan. Kasi yun yung nalaman ko sa punto por punto. Tapos pinaparinig ko din yung mga ano ni Father Darwin doon sa, kay ano, doon sa Cebu, yung sa, kay, yung sa, kay Father Kamumot nung ano, yung sa simbahan nung nag-speak siya. Narinig naman niya, talagang ayaw niyang maniwala, parang ganun. Grabe ng influence naman siya sa albularyo bro. Grabe na ang contamination nila dahil ang dami ng bakita nilang demonyo. So, ibig sabihin, halos lahat ay open ang kanilang psychic ability o third eye. And, ano yun? Grabe ang pag-process yun na ma-process para ma-break yung contamination nila. So, ang advice na lang natin, bro, labing lalo na kapitbahay mo yon bro. Ano po, bro? Mahina yung kapitbahay yon? Kapitbahay yon? Kapitbahay po namin, bro.
Katoliko? Sir, Katoliko, Katoliko, Katoliko. Opo, Katoliko po kasi, ano siya bro, eh, katekista sa amin bro eh. So, mayroon kayong exorcist dyan bro? Wala. Ano po? Exorcist, mayroon kayong exorcist, appointed exorcist sa inyong diocese? Nung una bro, mayroon doon sa amin, kasi taga ano po yun, taga yung sa Hilungos, tapos parang, ano, anong ina-assign na po, parang nandun na sa Maasin. Okay, so mas maganda makapunta sila sa daling panahon ng exorcist para sila ma-diagnose at sila ma-process dahil delikado na yun. Halos sila lahat na makakita na ng demonyo? Oo, palagi yung ano bro, yung namatay bro, palagi talagang sabi pa nga niya bro na talagang pinapakitaan siya bro na yun nagsisiks talaga yung demonyo bro sa ano, sa talagang sa ano niya, sa gilid niya, yung nakahiga siya sa gilid, nagsisiks talaga yung demonyo, yung babae laki. Naalala ko yung siya. Isa sa mga, naalala ko yung isang na process namin dito na na-ICU dahil may psychic ability. Biglang hindi makahinga, so diretso sa ICU. Pag anuintang pare, sa amin dito, nagising, yun, inilipat siya sa private room. So, yung magbisita ng mga kasama niyang, hindi lang natin pangalan na mayroon ding psychic ability, third eye, makita nilang may mga fallen angels din nga mag-watcher sa kanya. Magsilos pa pag may bumisita sa kanya. So, anyway, yun. Sa panahon na siya ay nakasakit pa, nakahiga, makita na niyang may mga fallen angel nagbabantay sa kanya, parang nag-watcher sa kanya. So grabe na ang contamination bro, hindi yun madali-dali. Kaya nga, yun ma, so, kaya nga bro, yung siguro, before yung namatay bro, talagang naawa ka, naawa talaga ako bro, kasi yung sabi ko talaga sa kanila bro, na yung bahay niya talagang infested talaga, kasi yung before pa din yun bro, yung may isang ano yung twin na babae pumunta sa kanilang bahay kasi kaibigan na yung apo niya. Pagpasok nila sa bahay, sabi niyong babae nung twin, sabi niya, bakit may babae dyan sa kwarto? Maputi daw. Nakaano daw, nakapangkong sa Bisaya pa, naglili. Tapos sinabi niyo nung ano, nung yung sa yung apo niya na wala naman tao dyan. So, nandyan o na, ano, naglili lagi daw. Tapos maputi so, yung ano yung suo tapos yung buhok napakataas tapos hindi makita yung mukha tapos talagang natatakot bro, sila yung tapos yung nabihan, namatay yung namatay yun sa makakita siya hindi yung ano yung may ano po sila may bisita sila may bisita po sila bisita tapos sila. Yung bisita nila parang may third eye nakita nila nakita kasi pumasok sa kanilang bahay nakita daw yun yung isa na kaluha na may nakita daw siya sa kwarto na mataas daw yung buhok tapos maputi tapos nangli-li sa kwarto nangli-li sa kwarto tapos yun bro yun na lang bro para madali tayo positive naman yun 100% naman yun nga infested na kanilang bahay dahil contaminated sila palaging napunta ng Valerio hindi natin alam yung bahay nila ang daming mga occult practice na pinaduguan din bro sinagawa dyan so, ang payo ko na lang bro para hindi tayo magawaan ang advice mo dahil kapitbahay mo hindi katoliko sila payuhan mo na makapunta sa kanilang Paris Christos maganda sa kanilang exorcist para ma-process sila bro. Sige bro. Ayan ko na lang bro. Kasi ayaw maniwala. Sabi ko nga, pasok tayo sa punto por punto para kaya talaga magtanong. Sabi niya, hindi din interesado eh. Then, ayaw, huwag mong bigyan ng mga lang na exercise. Well, bro, dahil mag-react yun. Huwag mong basta-basta bigyan ng mga sacramental lang na yung exercise. Well, dahil contaminated sila, so mag-react yun. Yeah, para sa kanila, ang oil na ang medyo hindi maganda. Yung binigyan ko po yun ng exercise bro, yung ginamitan yung namatay bro, talagang yung panit, yung anong skin niya, talagang yung skin niya talagang nag-ano, ng ano ba yun, parang nanghilos. Yun na lang, papuntahan mo, mas maganda,
may mga exorcist na puntahan nila. Sige bro, maraming salamat. Express para ma-process sila bro. Okay, thank you Brother Denmar. Okay po, salamat po Bro Jendo. Ayan, so lipat naman tayo sa Zoom na naman uli. Unmasking Lies, buti pumasok ka na. Unmute ka dyan. Hello bro. Hello bro, hello. Oh. Hello. Hindi ba bro, pumili ka na ng ano, ng... Magandang araw, magandang gabi bro. So, oh. Ano ba? Hindi bro, di ba magandang usapan natin na sharing lang dapat. You know? Oh, sharing lang. Tapos hindi... dadalhin mo ko dito. Oh, hindi ba sharing lang tapos so, ang moderator si Angel? Hindi naman ako nakukulat-debate sa messenger, di ba? Humingi lang ako ng katanungan, ng kasagutan ng katanungan ko. Oh, sabi ko nga sa iyo eh hindi ko na sana pahabain 'to kasi ipupos mo ganito, pahiyain ng ano. At na may reason na naman ako, sinabi ko ng rason sa iyo, di ba, na siguro bago na ako kaya siguro. Ngayon, di ba nabasa mo na siguro 'yung tayon? At alam mo nabasa mo 'yun. Kung sa tingin mo at tama ngayon, ka. Tapos ngayon binablock mo ako. Bro, binablock kita. Talaga sinabi ko kanina, binlock kita. Ano pang purpose? Anong purpose? Sabi ko sa iyo mag-usap tayo ng ano sa live, ba't mo gusto sa chat? Hindi. Sabi ko nga ilatag mo doon kasi para mabasa. Ah, ba't ako maglalatag doon eh, nandito yung live ko. Oh. Ba't ako maglalatag doon? Keyboard warrior ako. Huwag na, ikaw bro, huwag ka nang high blood bro. Hindi. Ako isang hamak ko lang naman na tagatanong. Ba't ako maglalatag sa diba, chat? Ko, eh, sabi ko sa iyo, sa live natin gawin. Hindi mo ako pinapasalita. Sabi ko nga sa iyo, hindi nga ako makipagdebate sa iyo, di ba? Humingi lang ako ng share kasi yung na-convert ka sabi mo dahil sa katotohan ng ano nyo doon sa founder. Ngayon, tinatanong ko. Ang usapan natin, titindigan ko na Jesus Christ pinadala really do exist. Pinadala mo ko dito sa trap mo kasi ayaw mong pasalitain. Gusto mo ikaw lang lagi nagsalita. Bro, ito, diba? Ito. Kinig ka muna. Ang usapan natin, gusto mo tindigan ko na si Jesus Christ really do exist. Tapos, ang kinuwang moderator, si Angel. Marami ng beses ka hindi sumipot, inunawa ko yun. Dahil sabi mo, hindi ka nagbigay ng schedule. Pero nakapagtataka sa chat, lagi kang active. Pero sa live, dami mong dahilan. Kaya sabi ko, pasok ko mamayang gabi, tuloy na natin yun. Hindi ba? Pwede na mo salita? O sige, go. Oh. Di ba pinaliwanag ko na sa'yo, bro? Na ano? Na siguro nga, baguhan ako. At saka, meron nga dyan nag sa akin na utal-utal lang daw ako. Ganito. It's natural kasi nga, di ko pa nasubukan mag-uhan, di ba? Kaya sabi ko sa'yo, share na lang hiningi ko sa'yo. Di ba sabi ko, wag mo nang ipalabas to, tayo-tayo lang. I-share mo sa akin ang natutunan mo, baka ma-convince mo lang? Hindi. Kasi nga, hiningi ko ng point mo. Ikaw talaga masyado ka talaga defensive eh. Paano malalaman ng karamihan kung tayo-tayo lang? Hindi, pwede mo naman naman i-post yun, di ba? Magaling ka naman dyan kasi ako, hindi naman ako... Eh, ang gusto ko pag-usapan sa live eh. Ang gusto ko doon na no, kasi... Ba't nga tago? Baka hindi... Hindi, ha? Ba't nga patago? Hindi nga, kasi explain ko na nga sa'yo, di ba? Ito sasabihin ko na sa'yo. Ito, sasabihin ko yung sagot ko. Baguhan ako, at saka baka maninirbus ako, malimutan ko pa yung sasabihin ko, matitins ako. Di ba na-explain ko na sa'yo yun? Ito bro. Tapos, magtanong ka sa akin, kung ba't ako na-convince, sasagot ako sa'yo, kung sa tingin mo ay mali, edi ay unmask mo. Di ba yun trabaho mo, unmasking lies? Hindi. Hindi nga ako nagpag-debate sa'yo, di ba? Sabi ko, hindi ako nag-amas, hindi ako makipag-debate sa'yo. Yun ay private message lang kita. Eh ngayon, kung sasaan mo ako dadalhin, tapos bibulihin, ganito, ganyan, duwag. Naku, parang hindi naman religious, ano yan. Na ano? Kaya nga ako, walang religious essence sa inyo talaga, promise. Pero hindi ko na, ano yan. So, walang ganito. Hindi ako makipag-debate sa'yo. Tatanong na lang ako. Sige, tanong. Ay, sabi mo, dito mo sasagutin sa live mo. Oh, sige, dito ako sasagot sa live, sabi ko. Hmm. Oh, ito yung tanong ko. Ano ang proyba mo na pag-uvince sa'yo pagiging katoliko galing sa SDA
nakala mo'y totoo. Ano yung prueba mo, evidence mo? Hindi akala ko'y totoo. Proven ng mga history and encyclopedia na totoo ang sinasabi ko. Hindi akala ko'y totoo. Bro, wag kang magpasunod ng salita na sasabihin mo, akala mo totoo. Eh, hindi ako lilipat sa Katoliko kung sa tingin, kung para sa akin lang, akala ko totoo. Mali yun. O sige, lagay na natin. Natotoo. Huwag na natin butang akala. Yun. Huwag mo kang kusasalita. So, tinatanong kita, sabi ko nga sa'yo, private message ito, ano yun, share mo? Yung isegu pa. Yan na naman. Bro. Mahina yung mic mo, bro. Mas malakas pa yung mic ni Aspasclay sa'yo. Ha, malakas pa ang ano yung unmasking lights. Akala ko naman. Hindi ka masyado marinig. Ah. Bro, John Ray, bro. Ayan, naririnig na ako. Bro, John Ray. Ayan, bro. Okay na, bro. Yes, bro. Bro, John Ray, paki-add naman ako sa FB. As smacking lights, baka naman mag-siran din tayo sa messenger. I-add mo ako. Kaabag sa simbahan. Ayan. Yung ba yun? Naririnig na ako. Oh, malina, bro, John, do. Kaabag sa simbahan. Okay, bro. Copy. Sige. Kahit na binago ko na yung ano dito ng computer, nag-auto-adjust pa rin yung audio eh. Sa messenger room, please wag muna kayong mag-unmute ha pag hindi ko kayo tinatawag ha. Para hindi mag-auto-adjust yung microphone ko dahil nag-auto-adjust siya pag ano, naka-ano yung ano, messenger room. O sige, go ahead, brother, ano? Unmasking lies. Ano nga yun ulit? So yun na nga. Ano ba, di ba hiningi ko yung evidence? Nga kung, ano yung ano mo? Asan yung ebidensya? Biblia, referensya? Ngayon, masingit lang yung referensya, no? Kasi may nung nagkakasak sa'yo, bro, anong mga video na nagpatunay? Sinid mo sa akin yung Darwin, Getgano, tsaka kay Premier Palba. Oo. Nang ANC, at tsaka yung sa'yo ni Bracey Balansag. Oo. Yung pinagbabasa doon na encyclopedia, alam mo ba ang encyclopedia merong ano sila? Kumbaga parang sabihin na natin na ano ba yung tawag? Yung preface? O kumbaga kahit na nga yung pinaka maano ngayon na online encyclopedia yung tawag nun? Meron silang ano yung... Ipatunayan mo mali yung encyclopedia yung ginamit ko? Ganun hindi bro, lang. Ganito ang encyclopedia kasi. Ganun lang kasi hindi yun naman yun eh. Meron yung mga ano, meron yung mga kumbaga disclaimer, kumbaga parang yung sa radio ba, ang programang ito ay binabayaran. Hindi patunayan mo nga. Ng itasyon, ganun. Hindi ganito yung nagkakita bro. Very simple lang naman ang problema mo. Salitaan mo nga, palisitain mo nga muna ako kasi yan nasabi ko sa iyo eh. Kaya pinapunta mo ako dito. Sandali lang. Kaya nga yung bawat encyclopedia bo, mayroon yung preface, disclaimer kumbaga, na hindi sila mismo yung source, kundi ino ng contributor doon, sila lang yung publisher. Ganun yun. Pag-intindi ng encyclopedia eh. Hindi yung ebidensya yung encyclopedia, kundi base doon sa physical, yung source ng encyclopedia, kung ano yung binabasihan ng encyclopedia, hindi mismo yung nagsabi doon, yung contributor. Ganun mo munawa ng encyclopedia, bro. Kahit yung pinakamalawak ngayon, no, sikat na, ano ba yung online encyclopedia ngayon, meron siyang, ano yung, ano tawag doon, na hindi sila yung liable doon sa source ng ino nila, kundi mismo doon sa nag-contribute noon, no, narrator, author, ano ba yun? Ganun yun. So hindi yung, sinabi na yun ni Bracey Balansag sa'yo, di ba, nung nagdebate kayo? Kaya sabi nga ni Rita Mundo, tabla lang kayo, wala kayong parehong napatunayan. Kasi both of you, napatunayan, kapati yung encyclopedia mo, napatunayan yung Bracey na yung source pili niyo, Katoliko. Ano ba lang yung source? Sige. Ikaw, subukan ko yung ginamit mo, sinabi mo dati na ano, ang mga Christian dati barbarian. Subukan ko yung ngayon, ha? Hindi, bro. Subukan hindi ko yung ngayon. Hindi, magkasubukan tayo. Barbarian. Military leader yun, bro. Sige, military yung leader. Kristo yung Misaya. Sabi mo, ang Misaya is military hindi, leader. Well, asan ang physical evidence mo, bro? Ito, subukan ko yung mindset mo. Sasakay ako sa paano ka mag-isip. A-adapt ako sa'yo. Ano ang physical evidence mo na ang Misaya is leader of military? Ano ang physical evidence mo dyan? Pwede na magsalita? Sige, go. Bro? Sige, go. Oh. So ngayon, bro, hindi ko pa nga ano yung ebidensya ko kasi nga sabi ko magtatanong ako. Pero so ganito. So ganito, hindi lang. Huwag ka muna bakitin. Parehan mo ako.
ang physical evidence, bro, sa tuwing kasi, ganito nga, mag-previews muna ko. Sa Israel kasi, pag mayroong mananakop, mayroong silang inasaang misaya, yung pagkapaglitas sila sa kanila, bro. Yun ha, yung Jewish perspective, ha. Patunayan to ng mga rabbis ngayon, at kahit yung mga scholar ng mga atheist, kasi base sa doon sa mga discovery lang archaeological, doon sa mga kuweba, na mayroon nga doon yung Batbada, yung kumbaga secretary ni Bart Cuba. Asa na nga yung ano mo, bro? Physical evidence mo? Sandali. Puro ka documentary evidence. Yung sinasabi mo kasi, documentary evidence. Ang hinahanap ko ngayon, yung physical evidence. Sasakyan ko yung style mo. Sige. Style mo gagamitin mo laban sa'yo. Halimbawa, nung first BCE, before Christian era, nung sinakop ni Pompey yung Israel, ngayon, mayroong narang messianic, Jewish messianic movement doon. Mayroong nakaukit doon sa tablet, yung ano ba ng tablet na yun? Kasi sabi ko sa'yo, mahirap dito pag live kasi hindi ko na ibigay yung referensya doon. Ibigay mo, pero yung tablet na yun, bro, documented yun, bro, kahit ipasahin mo doon sa National Geographic Channel na mayroong doon tablet. Sige, asan? Ibigay mo yung link. Sandali, huwag mo kababat din. Hindi ka makamling, hindi ka Paano ko mag-share sa cellphone nga lang ako eh? Sabi ko nga sa'yo, messenger. Oh, sige, i-comment mo sa ano? I-comment. Ito na lang. I-comment mo sa... I-comment mo sa YouTube ni ano? Kasi nakatingin ako sa yung live ngayon eh. Nakatingin ako live sa'yo ngayon. Oh, i-comment mo sa YouTube ni ano? Ni Romel Palma yung link. Para i-send ni Romel Palma natin para buksan natin. Wala nga akong oras mag-type-type dito kasi ano itong cellphone ko naka-blur. Di, pakinggan mo muna kasi ako, bro. Kaya ang sinasabi ko. Ngayon, yung tablet na yung bro, tatawag nun yung Gabriel-like inscription ba yun? Ano yun? Yung Gabriel-like inscription ba yung tablet ng mga... Ano yung Gabriela? Kasi search ko dito. Iwan ko, di ko sure. Basta kayong tablet na yun, dating back first century BCE. Bro, wait lang. Aljan, please unmute muna. Mag-mute ka dyan, Aljan. Hindi ko maano, nag-feedback, bro. No. Ganito, ha? Sige, go. Ano yan? Search ko dito ngayon, dali. May alam ko, may bubukingan mo na kaya masing lies, ha? Naku, ito na naman to. Sabi ko na walang babatin eh. Teka muna, Brother Aljan. Sige, Brother Unmasking Lies, ilabas mo yung sinasabi mong ebidensya mo. Bubuksan lang sabi ngayon. Sabi, yan ang sinasabi ko, bro. Sabi ko nga sa'yo, wala akong time ngayon. Sabi ko nga sa'yo. Hindi mo natatandaan yung mga ebidensya mo? Ibubuod ko lang ba? Then, alam ko nang hinata nito. Yun, nahingan mo ko. Ibubuod ko na ngayon. Wait lang. Ang ginagawa mo ngayon, bro... Documentary evidence ang ginagawa mo. Nalala ko na. Pag ako ang nagpahayag, hinahanapan mo ko physical evidence. Ikaw naman ngayon ang hanapan ko ng physical evidence. Wag ka magdaldal ng documentary evidence dyan. Physical evidence mo ang hinahanap ko. Asan? Search ko ngayon. Makinig ka. Sige, go. Yung mic mo, mas malakas pa ang mic ni Amas Clay sa'yo. Ayun, si ano kasi, sabi ng, mag-out muna ako sa ano ha, sa messenger room ha. Dahil hindi mapigilan eh. Sige. Lipat ako to ako, sa kabila. Bro. Hello. Ala bro, kaya ako nga sabi ko sa iyo, hindi pa ako magdebate sila kasi wala pa akong ready na nung yung hindi ko kasi alam mag-screen tawag nito bro, yung mag-screen. Hindi sabihin mo na sa akin bro. Ang naisip ko kasi yung mag ano lang sana ako mag-print ako nung di, itatype mo lang bro doon sa ano, sa YouTube yung ano, yung Messiah before Jesus. Yung YouTube, pwede ka gumawa na kahit na ano sa YouTube. Sa Google ko i-search ngayon. Sige. Nasabi yun yung ano, yung Gabriel-like encryption na yun, isang tablet yun, nasulat Hudyo, since way back, before Christian era. Yung mayroong mga Hudyo doon na, yung kinikilala nila na leader is Messiah nila. Kasi ganun ang kuwan ng Messiah ay tagapagligtas, Redeemer. Hindi Diyos, hindi ano kundi bilang gagaya ni Haring David. Bilang isang manananggol, di ba? Si Haring David, pinagtanggol niya ang bayan niya to, sa pamagitan ng anointed siya ng Diyos. Kumbaga, anointed one siya, kumbaga, Kristo siya. Sa time na yun, Messiah siya. Bro. Teka. Dahil mo dinadaldali, lasan yung physical evidence? Yun na yung Gabriel-like inscription. Pangalawa. Sige. Ano yan? Yung sa Masada. Pangatlo, yung Jewish ano Bar Cuba, si Simon Bar Cuba. Yun, meron yung mga coins niya
At yung tagasulat niya. Hindi. Sa kuiba na yun. Hindi yan ang inahanap ko. Hindi yan ang inahanap ko. Hindi rin siya yung bro. Anong inahanap? Meron hindi yan ang inahanap ko. Nasaan ang physical evidence na sinasabi mo? Yun nga. Yung coins nga at saka liter nung yung secretary ni Barcova na nagsasulat niya nang habang nasa kuweba sila. Hindi yan tanong ko. Sabi mo kasi ang Christian mga barbarian. Yan sabi mo. Wala akong sinabing barbarian, bro. Ang sabi ko, yung Kristo na kinikilala nung mga Hudyo, military leader 'yun. Oh, sige. Mandirigma. Oh, asan na ang Kristo ng mga Hudyo na military leader? Nasaan na ang physical evidence noon? Hmm. Yun nga Gabriela encryption ba 'yun? Yung Gabriela inscription. Yung si Jerome. Meron dong yung leader nila namatay 'yun. Asan dito, bro? Asan dito? Sabi ko nga hindi ako basta sige pag ilabas natin na ano na yung physical evidence na sinasabi niya, ipakita ko sa screen. Type mo lang kasi yung ano yung Jesus Messiah before Jesus ba yun? Ayan. Yung kay ano? Okay. Yung kay Juba ano ba? Sino ba yung archaeologist na yun? Ito. Kasi yung Messiah before Jesus. Ayan. Ito yung ano, yung sinasabi mo na ano na ito ba ring? Ito. Yung bro, ring. Hindi bro, tablet yung bro, tablet. Na naka-encrypt doon yung Gabriela inscription tablet. Sige. Gabriela inscription na tayo no, kuno. Sige. Tawag inscription na yun basta. Ito ba? Ito ba ang hinahanap mo? Yan, tablet. Ano bang yan, Gabriela inscription ba yun? Ito ba? Tablet, ayan. Yan ba yung nahanap mo? Double check na natin, hindi ha? Hindi yan, bro. Hindi yan, bro. Ayan. Ito ba? Asan ang physical evidence dyan? Hindi, bro. Hindi yan. Hindi. Sige, asan? Labas mo. I-type mo na sa YouTube ngayon. Yung Messiah before Jesus, bro. Mandun, mayroon dun. Messiah. Kay... Gawa-gawang kwento yan, eh. Hindi, mayroon ang tablet doon. Hindi kwento yun. Tablet yung pinipisint nila na na-discovery. Nung nakapuno, mayroon naka-encrypt doon. Na ano? Mayroon yung mga... Ano naka-encrypt doon? Na yung leader nila, pinaniwalaan nilang Messiah or Kristo. Na kala nila, nagbilitas nila laban sa mga Romano. Kung tama ang sinasabi mo na ang kanila palang Messiah ay ang military leader, bakit hanggang ngayon ang mga Hudyo naghihintay pa rin sa kanilang misaya? Sige, sagutin mo yan. Pwede ako sumagot? Sige, go. Sagutin mo. Sige. Kasi nga, namatay lahat yun eh. Nagkaroon ng 3 wars noon. Jewish Roman Wars. Sino ang military leader na Kristo sa kanila? Sino? Yun nga, isa na yun si Simon Barcova. Sige, last search ko dito ha. Simon Barcova. Sige ha. Barcova Revolt. Sige, Simon Barcova. Sige, search mo military yan. Leader. O, ngayon, saan dito'y sinasabi na siya ay Messiah? Sige, iyan mo. Basahin mo. Walang laktawan na. Baka pareha kay Bro Romel, nilaktawan niya yung sinabi, long-witted Messiah. Some of Jewish. Meron na, bro? Wag ka naman sige. Sanang gumawa sige. Ng kwento, sige, brother. Sige, ito, basahin ko. Yung sinasabi niyang long awaiting. Basta, pakinggan ninyo, ha? Ito, basahin ko. Simon Ben Koseba or Koseba, commonly known as Barcova, ito, was a Jewish military leader who led the Barcova Revolt against the Roman Empire in 132 CE. The revolt established a 3-year-long independent Jewish state in which Barcova ruled as Nasi or Prince. Some of the rabbinic scholars in his time imagined. Oh, simpre, di ba? Imagined him to be the long-expected Messiah. Barcova was killed by the Romans in the fortified town of Betel. Ito ngayon, bro. Anong unawa mo sa imagined him?
Iniisip nila na yun na yun yung misaya kasi. Maraming, kung pag-aralan mo yung kay Barcuba, marami siya na... Hindi, ang deklarasyon mo kanina, ang deklarasyon mo kanina, yung military leader nila, ang kanilang Kristo, ang kanilang misaya. Diba? Yun ang ano mo. Ako nag-explain dapat, diba? Oo. Oh. Ito ngayon, tatanungin kita ngayon. Sabi mo kasi, ang turo ng mga Hudiyo na si Simon Barcuba ang kanilang Kristo. Ang kanilang Kristo. Ang dito, sabi bro, naman dito, pinaniwalaan ng ilang Hudyo, hindi turo, pinapaniwalaan ng ilang Hudyo na siya na ngayon, united kasi nag... Pag sinabing pinapaniwalaan, imagine, ini-imagine lang nila, fact ba yun o hindi? Hindi lang nila. Huwag ikaw, mag-ano ka ng insert ko no eh. Hindi, sagutin mo ako. Nang sinabing they imagined him, some of the rabbinic scholars in his time imagined him. Yung imagine him, fact yun, hindi? Oh, sagutin kita. Sige, go. Huwag magkababatin ha. Ini-imagine na nila na yun na yung misaya nila kasi may mga instance na si Barcuba nanalo. Hindi yan ang tanong ko. Hindi yan ang tanong ko. Hindi yan ang tanong ko. Huwag kang mag-aksaya ng oras. Hindi ko tinatanong sa'yo. Pakinggan mo ako. Ini-imagine nila na yun kasi nga yung awitin ni misaya nila is tagapagtanggol. O ganito. Pero sa kasamaang palad, natalo. Hindi yan, diba? Hindi yan ang tanong ko eh. Ang tanong ko, yung term na in his time, imagine him, fact ba yung imagine lang? Fact yun sa time nila kasi mayroon siyang... Paano naging fact kung ini-imagine lang pala? Paano naging fact kung ini-imagine lang pala? Hindi, makalip. Magsagot ako. Brother Angel, mamagitan ka, Brother Angel. Hindi, sagot ako. Brother Angel, mamagitan ka. Ah. Ang sabi niya kasi, Brother Angel, sabi niya kasi, yung ini-imagine lang, fact na daw yun. Ito bro, hindi pa to debate ha. Kumbaga, premise lang to ha. Kasi hindi pa ako ready nga. Hindi, wala pa nga akong nagbatin lang ako. Kasi, wala akong pakialam bro kung ready ka o hindi. Dahil pinisinta mo ito, undercross ka dito ngayon. Brother Angel, sabi niya sige, kasi, sige. Sabi niya kasi, Brother Angel, yung ini-imagine daw, fact daw yun. Bro, ganito ha, para may kaayusan. Para sa'yo na rin to, unmasking lights. Dahil chance mo nang maipaliwanag mo po yung ano mo. So, pwede magsalita? Hindi, sandali lang po ha. Okay, ganito na lang po ha. So, sige. So, gusto mo bang ituloy itong ano? O gusto mo mag-schedule ng talakayan formal? Para maipresent mo yung... Sandali po. Gusto mo ba magtalakay na formal para maipresent mo, maging ready ka? Kasi ngayon... Yes po. So, ano po yung dapat po... Let's confirm. Anong araw, anong oras, at siguraduhin mo po sa publiko ngayon na magtalakayan, mag-ready kasi ngayon, magkakaroon tayo ng ano dyan eh. So, ang maging problema dyan, di ka ready, tapos biglang tatanong si ano, hindi ka rin ready sumasagot. Ikaw, si Bro Jando naman, di rin ready pa sa mga ano niya, sa mga pwede niya ibigay ng mga referensya. But ngayon, mas maganda po siguro, para maayos yun, yung talakayan at maipresent mo mabuti, mayroong ready papers, reference. Okay, bro. Lang po ba? May schedule po natin. Yes po, bro. PM lang po ako sa'yo, bro. Kasi si Jando, binalak na ako eh. Ayaw niya. Kasi ako, hindi naman ako nagpredebate sa kanya eh. Humingi lang ako nung share niya kung yung natutunan niya. Pero ano, debate tayo gito. Dahilin mo ganyan. Huwag naman ganun. Ang tao naghahanap ng katotohanan, hindi yung pagmamayabang, iano mo ako ng magmamayabang. Ikaw talaga, sinungaling ka na naman dyan. Totoo yun, di ba? Binlock kita. Gusto mo basahin mo yung usapan sa messenger? Brother Angel, binlock ko siya, Brother Angel, dahil ang gusto niya, dun kami sa chat. Ang sabi ko sa live. Okay, diba? Bro, sabi ko, sandali po ah, moderator. O ganito, ako na magtanong sa'yo bro, kasi programa mo to. Ako na naman tanong sa'yo, pwede? Ikaw lang nag-cross sa amin sa akin eh. Kung ako mag-cross sa amin sa'yo, titingnan natin kung may sagot ka. Bro, unmasking, sandali po ha, para mas nasa ayos. Gusto mo, alam ko, gusto mo rin nasa ayos, di ba? Ayaw mong binabati, ayaw mo rin na magulo. Opo. Tama. Para mas nasa ayos, ganito. Ang mangyayari kasi kung ngayon ba, gusto mo ba ng kahit papanong formal ng talakayan kahit ilang minuto o kasi biglaan to, kaso ang magiging problema mo, hindi ka sigurado sa mga reference mo kasi kanina ka bro, isip. Sigurado bro, siguradong-sigurado ako. So, maibibigay, sandali po, maibibigay mo ba yung mga reference mo
Kasi opo. Siya maipapakita naman po kay ano eh, kay Jan, maipapakita naman ni Jan to. So ngayong oras na to, willing ka po na makipagtalakayan mga ilang minuto? Hindi extend ngayon, tayo, extend hindi tayo para kayan masking less, extend tayo. Sabi mo nga bro, sandali, sabi mo nga bro, Jinjel na hayaan na natin na ibang time, di ba, para makapaghanda ako. Kasi dito talaga sana magtanong lang ako pero akong tinatanong. Ako yun lang nga po yung para nasa ayos po tayo. So, okay gusto nga, mo sige, ba, schedule gusto natin. Mo ba ito, totoo ano? Na ito ha. Bro, Jando, ikaw, ito, pwede mo nang sabihin na baklaw ano, pag hindi natuloy ito ha, totoo na natin ito. Yes, okay, para nasa hindi. Ayos po, no? Ano kasi ba, ano magulo? Ba, next Sunday? Oh, sige. Hindi, ganito po, let's confirm ha. So, last chance na po to kasi alam mo, okay, brother, okay. Ang ginawa no, lahat ng mga kasama natin, naglagay sila ng thumbnail, in-announce, tapos sa nangyari, yun nga, sabi mo, walang confirmation of schedule. Ngayon, bro, ganito gawin po natin. In-explain ko na ka, bro, dyan doyan. Sabi ko nga, hindi na ako makidibate kasi nga sabi ko, baka matitinis na ako manirbos, hindi ko malimutan ko yung nasasabihin ko. Ngayon, ayaw niya talaga. Gusto ko nga talaga sharing lang kami dalawa. Kami lang ba? Malay mo, baka makabig niya ako, ano bang kabig? Basta yun na yun. Na natutuwa pala. Hindi, from unmasking, ganito po yun na willing ka ba na public talakayan or at least debates schedule natin in yes po, any time yes po. Ayun, yes, sige po, sige po. Yes, okay, yes po, totoo na yun. Pero yun, hinihintay ko confirmation ko ha. Hindi yun, hindi ko alam. Tapos babatin, sasabihin na ganito ganyan, hinihintay. Wala naman akong sinasabi na ganito. Yes, sige, okay, sige po. Mayroon na po ang Facebook po. Unmasking lies, paki-add na lang po ako at may message. Okay, so far wala po kayong maibibigay na exact schedule for talakayan, wala pa. Baka ngayong parating na Sabado, bro. May message lang ako. 'Di ba Sabado ngayon, baka next Sabado pa lang, siguro. Baka. Hindi, kasi nga di ko nga masabi kasi may trabaho rin ako. Okay, so kasi pero na ganito. Man. O ganito na lang. Either ngayong darating na Sabado o sa makalawang Sabado. Pag hindi pa sumukang Sabado, sabi mo sinungaling ako. Bigyan mo ko dalawang linggo. Ganun. Okay, so wala okay. Pa pala. Siguro po mas maganda kayo na lang ang mag-confirm imbis na kami. So halimbawa, kaya, bro, ang ganda ko usapan namin bro sa Messenger, ngayon manhihinakon nga ako, sabi ko ganito ganyan. Talagang okay, dadalhin niya ako dito. Ngayon gusto ko ako magtanong sa kanya, akong tinatanong. Ano ba 'yun? Okay. Oh, ito sandali tanong po, bro diyan daw. Ganun na lang po ang mangyayari ngayon. Kasi medyo ano na yan, baka okay naman ngayon kung gusto mo konting tanungan lang. Ngayon, konting tanungan and then talagang formal talakayan, schedule natin, i-confirm na lang muna sa inyo kasi mahirap yung mag-schedule tapos wala pa palang confirmation sa inyo. So, hintayin po namin kayo yung talagang exact date nyo, ha? So, ngayong oras na to, ang gagawin natin, konting question and answer portion. O, konti. Mother Angel. Yes, bro. Hindi ba may trabaho si Unmasking Lai, sabi niya? Anong araw ang day off mo? Hindi, bro, Jando, sabi nga niya, siya daw ang, mahirap kasi yung sinasabi niya, baka eh. So, yan nga. Baka ang yun nga lagi sinasabi, let's confirm first bago tayo mag-announce kasi napakarami yung viewers. Bibigyan mo ko 1 to 3 weeks. Pag hindi natuloy yun, ang kingin ko na talagang ano ako, duwag rito ganyan. Sabihin nyo not sabihin, kaya gusto nyo sabihin. No? Bibigyan mo ko ng within 3 weeks, ha? Pero Angel, hindi ko natuloy yun. Pero Jando, yes. Ayusin mo yung date kasi di ba may pupuntahan ka sa ano yung sinabi mong wala ka dito. Oh yun nga, 12 to 16 wala ako. Oh yun nga lang. Oh, linggo bro, linggo. Hindi wag na lang Sabado yung linggo. Wala bang ano? Hindi pwede ang linggo dahil ano ako? Testimony night namin yung linggo. Sa ibang araw. Hindi bali bro, basta PPM na lang kita bro kung kailan ka ano. Huwag mo lang ako i-block. Ibalik mo na yun. Ito, maganda naman usapan natin. Binablock mo ako. Eh. Binablock kita. Dahil ang gusto mo kasi sa chat eh. Sinabi na nga ngayon ko sa chat eh. Hindi akong keyboard warrior. In-explain ko na sa'yo bro. O sinabi ko sa'yo sa live eh. Bakit hindi ako makapag ano sa'yo kasi nga baguhan ako. Di ba mo matanggap yun? Bro, inuunawa ko. Bro, ito ah. Inuunawa ko naman na ang ano ko is baguhan o hindi. Inuunawa ko naman yan. Ang sa akin lang kasi, nag-i-insist ka na sinasabi mong ebidensya
na hindi mo ba napapatunayan? Ayan o, nabasa natin, ini-imagine lang pala. Ano naging faki, ini-imagine lang pala? Sige, ganito, ini-imagine o. Oh. Ako na lang magtanong sa iyo bro, isa lang. Ako, pwede? Sige, okay, ganito po. Kasi, kasi, po, para nasa kasi ayos. hindi mo, anong imagine kasi, hindi mo mabigyan ng tuwiran eh. Tatanong lang ako sa iyo. Bro, sandali po ah. Ganito na lang. Sige, gusto mong ituloy ito ngayon kahit na ilang minuto lang. O, hindi bro, tatanong lang. Yes. Tatanong lang ko bro. So, isang tanong lang. Alis na ako. Hindi ako magre-debat. Okay. Tanong isa, lang. Ilang tanong po ang gusto niya? Isa, dalawa? Mga isa, dalawa ata. Ganun. Kunahin ko yung sa Mateo 16:18. Pero hindi ka pwedeng tanungin. Hindi, yun, hindi rin ako mag-rebat. Kung anong sagot niya, hindi ko na-rebat. Tama man o mali. Okay. Opo, kasi mas maganda kasi, sa talaka yan, i-confirm mo na lang natin next time yan. So, 2 to 3 weeks. Let's schedule po para nasa ayos. At nakipagtalakayan na po ba kayong formal dati? Hindi pa? Wala, hindi pa talaga sa ano lang, sa chat-chat lang. Ganito, sa mga, comment-comment lang. O, sige. Parang gagawin lang naman natin yon. It's like a debate na rin, pero at least nasa ayos lang yon, no? Talakayan is more on ano lang naman yan. Question and answer portion at ano. Lalagyan lang natin ng konting oras, ng konting ano, para walang magbabat in. So, ganito po yung mangyayari, kapatid. Mag-question ka na lang muna ng isa o dalawa ngayon. At kung ano man ang sagot nila, huwag ka na lang mag-rebat. Okay, kasi pag nag-rebat ka, tatanungin ka eh. So, humahaba. Haba, tama lang. Okay, so ganito para, po yung ganito po yung mangyayari. Sa akin kasi para ma-justify yung term na imagine, yung ibig sabihin ni Jando na imagine lang daw. Para ma-justify yun, patanong lang ako. Yes, the problem is, nasa question and answer portion tayo, when you ask questions, if they answer, hindi ka pwede mag-rebat. Dahil pag nag-rebat ka, nagsaano ka na ng talakayan nun. Okay, so, sige. Iba po yung segment natin. So the segment is, you're just asking question. Okay, pag binigay niya yung sagot po, huwag pong magbabat. Either mali o hindi, wala nang... You accept it or not, huwag pong magbabat. And dahil tatanungin kayong pabalik, hindi tayo matatapos. Hindi formal talakayan po. Okay, now you can ask question po. Sige po. Hello bro. Sige, go ahead. Pwede na magtanong? Sige, go ahead. Sige po, magtanong na po. Ganito. Di ba yung teksto na supporting nyo na yung kayong tatag nung Kristo 33 is a Mateo 16:18. Tanong ko bro, yung iglesia ba na sinasabi doon sa Mateo 16:18, iglesia ba na, anong iglesia yon? Mga tao. Kasi marami akong narinig, mga tao, mayroong church, yung ano bang, mga tao. mga tao bro. sa English church, sa Spanish, iglesia, sa Tagalog, simbahan. Ang pagkahulugan nun, mga tao. Oh, congregation, ganun, mga community, ganun. Grupo, oo. Ngayon bro, yung committee na yun bro, meron ba silang ano, yung naiwang mga ano na ganito ganyan, na isulat nila yung sinasabi ni Kristo na nagtatag na, ano, na kumikilala ng isang misaya nila ay Diyos? Meron ba? Wala? First century? Yan mismong Biblia bro, yung mismo New Testament na nakasulat in Greek, actually, meron tayong ano, yung P59, yung fragment of the Gospel of John na nahukay. Anong date bro? Ito, pakita ko sa screen ano. P59. Ayan ha. P59. Alam ko lang, kasing laki lang yung ano, yung ATM card. Ano yung ATM card? Yung fragment nung dyan, nung pinaka, sa small as ATM card, sabi ng mga, ano. Sige, ipatuloy lang. Anong ATM card? kasing laki sabi ng mga scholar, na paano. Kasing laki lang? Pero ano yun? Anong date yun? Sige nga. Ito. First century ba yun? 33, sa panahon ni Kristo? Ito. Open ko dito, wait lang ha. Malaki to eh, dapat. Kuha natin yung original size niya. Eto. Yan. P52 pala. A fragment of the Gospel of John is the oldest known manuscript fragment of the New Testament.
description, language niya is Greek. Medium niya is papyrus. Approximate date is C 120-150 CE. Place of discovery, Egypt. Date of discovery acquisition is 1920. Current location is John Rylands Library, Manchester, England. Manuscript number P52. Manuscript family is Alexandrian. Yun ang ano. And then, yung laki niya, eto. Sabi niya, pang ATM daw. Hindi, yung pinakauna, sabi ko, yung sinabala na. Oh. Yan, eto yung ano. O, pang ano daw. Yan. P52, The Gospel of John. Ayan. Yan yung ano, yung fragment. So, ang tanong ko, Bob. Nakasulat. 33 AD ba yan, bro? 33 AD? Reebok? Or second century? Nang, ano nga, sa 120 CE. Kasi si John, so nagsulat si John ng ano, ng gospel niya, nasa 100 AD siya nagsulat. Hindi mo na-research yon? Ni-research ko, bro. Oh. Research na research. Oh. Then nag-research ka, huwag mo akong tanungin kung 33 AD ba siya nagsulat. Then wala namang research na nagsasabi, 33 AD, nagsulat si John ng gospel niya. Hindi. Sure ka ba na si John nagsulat nun? Yes. Anong proof mo? Meron bang original na si John? Kasi okay, sabi ng mga scholar is unknown. Sige, asan ang ebidensya mo na unknown yun? Oh, tututol ka ha? Tututol ka ngayon. Sige, ikaw ang hanapan ko ngayon. Nasaan ang ebidensya mo? Sabi ko mga scholars, anon author, the John is anon sige, author. Sinong Catholic Bible, o sinong Bible scholar, ma-Catholic, ma-Protestant, sinong Bible scholar nagsabi na hindi si John nagsulat nung Gospel of John? Sige, i-type mo sa ano, sa internet, Gospel of John. Sige, type natin na. Gospel of John. Sige. Okay. Ano pa, bro? Gospel of John. Oh, ito. Yan. So, asan dito? Saan ako mabubukas? Asan ba? Wala naman dyan. Asan nga? Saan ako mabubukas? Ito na, sinish ko. The Gospel of John. Saan ako mabubukas? Wikipedia, bro. Wikipedia. Ah, Wikipedia. Okay. Okay. Oh? Basahin mo. The Gospel of John is the fourth or the four canonical Gospels. It contains a highly schematic account of the ministry of Jesus with seven signs culminating in the raising of Lazarus. Oh. Then, foreshadowing the resurrection of Jesus, and seven, I am discourses concerned with issues of the church synagogue debate at the time of composition. O, ano pa ang ano? Tuloy? Hindi, baba. Tuloy lang. Okay, tuloy ako. Ayan lang ha. Okay, sabi dito is, discourses concerned with issues of the church synagogue debate at the time of composition, culminating in Thomas' proclamation of the risen Jesus as my Lord and my God. The Gospel's concluding verses set out its purpose, that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name. John reached its final form around 90 to 110 AD. Although it contains signs of origins dating back to AD 70 and possibly even earlier. Like the three other Gospels, it is anonymous, although it identifies an unnamed disciple whom Jesus loved as the source of its traditions. It most likely arose with a Johannine community, and as it is closely related in style and content to the three Johannine
epistles, most scholars treat the four books along with the book of Revelation as a single corpus of Johannine literature, albeit not from the same author. Tanong mo, bro. Nabasa mo yung Anonymous, bro? Anonymous. Like the three other Gospels, it is anonymous, although it identifies as an unnamed disciple whom Jesus loved as the source of his traditions. So ano Anonymous? Unawa mo sa Anonymous dito. Anonymous? Hindi kilala. Hindi na kilala. Anonymous, diba? Brother Angel. To confirm lang, Brother Angel. Yung unawa ba ni ano ni Unmasking Lies dito sa linyang ito is tama o mali? Well, siyempre... Ano bang Anonymous sa'yo, bro? Ano bang Anonymous? Ipa-confirm ko lang kasi baka ako sumagot, baka ayaw maniwala eh. Ipa-confirm ko lang. Hindi, ganito, sige, ganito na lang, no? So, dahil dun sa term, matingnan mo yung buong statement naman, bro, at masking. Tingnan mo yung buong statement din. Hindi ibig sabihin, pag sinabing Anonymous, yun na yun. But, mayroon siya nakasaad naman eh, no? And at the same time, tandaan po natin, no, hindi lahat ng mga narinig na nababasa natin is pagka may isang salita, eh yun na yun. Kasi may mga paliwanag yan later. So you need to really talagang himay-himay yan. Ano ba talagang anonymous? The fact na may sinabi yung anonymous, bro, yes. Meaning hindi kilala kung sino ng author na yun. Wala. According to the book, di ba? Yeah, bukas tayo ng Google Translate para makita natin kung tama yung unawa ni ano ni Unmasking Lies. Oh, kung okay ba yung unawa anon, niya. Di ba? Anon. Oh. Anonymous Silimson. Filipino tayo. Sinonym yan ng... Ilan natin kung author ba yung yung Anonymous. Tulad ng... Hindi, author. Tulad anon ng author. Tatlong iba anonymous pang ebanghelyo. Ito ha? Ganun. Tulad ng tatlong iba pang ebanghelyo, ito ay hindi nagpapakilala, bagamat kinikilala nito ang isang hindi pinangalan ng disipulo na minahal ni Jesus bilang ang pinagmula ng mga tradisyon nito. Ang pinagmula ng mga tradisyon nito. Sino pinagmulan, bro? Pinagmulan ng tradisyon. Oh, na disipulo na minahal ni Jesus. Sino yan? Sino yung disipulo na minahal ni Jesus na siya pinagmulan ng naturang tradisyon? Sino? Sino yun? Alam ko sa pagka ano nyo, yung tradisyon nga, yung tradisyon kasi paniniwala hindi, yung pinagmulan, bro. Yung pinagmulan. Kaya nga, si John de Bilab yan eh, di ba? Yun ang tradisyon nila. Pero hindi, in real life, hindi, ganun, mali, ito naman mali, tayo. Mali bro. Ang sabi dito, sabi to ha, ulitin natin ha, tulad ng tatlong, si John de Bilab yan, bro. Tulad ng tatlong iba pang ebanghelyo, ito ay hindi nagpapakilala. Bagamat, di ba? Tula, oh. Bagamat, bro, tulad ng tatlong ito, di ba? Tulad, same, nung three ebanghelyo, yung three evangelist na yun, Mateo, Mark, Luke, yun. Hindi nagpapakilala, so, tulad ha? Hindi nagpapakilala. So, meaning, hindi nagpakilala, unknown yun, kasi hindi napakilala eh, di ba? Hindi napakilala na kilala mo? Eto, may ano bro, may circumstantial evidence, oh. Sabi ito, kasi yun bagamat, yun. kinikilala nito, yung mismong ebanghelyo, kinikilala nito ang hinsang hindi pinangalan ng disipulo na minahal ni Jesus. Sino tong disipulong minahal ni Jesus na siyang pinagmula ng tradisyon nito? Bilang ang pinagmula ng tradisyon nito, sino ang disipulong minahal ni Jesus na siyang pinagmula ng naturang ebanghelyo? Sino? Yung tradisyon nyo, yung paniniwala hindi, si John de Bilab yun. Hindi, John de Bilab yun, di ba? Oh, John de Bilab yun. Kasama ni Jesus. Hindi ko tinatanong kung ano yung tradisyon namin. Ang tinatanong ko sa iyo, sino ang disipulo na minahal ni Jesus na siyang pinagmulan ng Gospel of John? Yung tradisyon na yan is the Gospel of John. Sino ang disipulo na minahal ni Jesus na siyang pinagmulan ng tradisyon na yan, yung Gospel of John? Sino? Yun nga, si John de Bilab, di ba? O, si John nga. Yung, si John de Bilab, sa tradisyon nga,
Hindi sa tradisyon. Sa Biblia. Ang tradisyon mismo nang galing sa disipulo na minahal ni Jesus. Ang tradisyon mismo. Napakaliwanag ng linya dyan, no? Kaya nga, asa ba kinukuha yung tradisyon? Hindi ba yun sa Biblia? Mali. Ang sinabi dito, ang pinagkuhanan ng tradisyon... Sus, kuha ka ng source nandiyan, Dibila. Tandali, kuha ka ng source ngayon outside the Bible kung makikita kuha ka. Ko, kuha ako ng ano, ng tagapamagitan para makita kung tama ba unawa ko o mali. Brother Angel, ang, tama bang unawa ko dito, Brother Angel, na ang ebanghelyo ni John ay nagmula sa disipulo na minahal ni Jesus? Tama ba? Ito ba sinasabi rito? Okay, linawin po natin yan, no? Napakalinaw naman yung paliwanag dyan. Unang-una, ang Wikipedia, during that time, hindi na naman nila alam talaga yan. Makakaalam yan yung Katoliko, yung pinagmulan ng... Hindi bro. Wait, sandali po. Hindi po sosyo yung Wikipedia. Hindi po sosyo yung Wikipedia. Diba, publisher lang siya, tagalathala. Bro, diba sabi mo mag-question ka lang? Hindi, ni-mislead nyo kasi. Hindi, yun ang nga sinasabi natin. Kung magka-question ka lang and then may answer naman at may paliwanag, bro, napakalinaw naman ng paliwanag. Ngayon, nasa sayo nga, kaya nga sabi natin, kung gusto mo nga nung talakayan later na lang, kasi nakahaba yan, pinapaliwanag na nga, may sagot. Sige, iiwan ko na lang yan, bro. Brother Angel, Brother Angel. Mahaba kayo. Brother Angel, ipapaklaro ko lang, Brother Angel. Tama ba yung unawa ko na ang pinagmula ng Gospel of John ayon dito ay ang pinangalan ng disipulo na minahal ni Jesus? Tama ba yung unawa ko o mali yung unawa ko? Of course, kaya nga yung Wikipedia may idea na rin siya. Sino yun? Yung beloved nga ni si John. So yun yung tinututulan ni Unmasking Lies. Kaya nga mas maganda... No, ang wag ako tututol. Sige. Brother yes, Angel. In segment is just question and answer. Sige, pasok na ako sa pangalawang tanong para matapos ito. Kasi medyo ano na yung mga tao. Sa susunod talakayan, bro, mas maganda. May chance ka mag-rebat. Ito na lang, huling tanong na to, bro. Last na to. Sige, bro. Napakaliwanag ng binasa, eh. Maliwanag nga pero di mo naintindihan. Bro, unmasking, diba? Usapan, walang magre-reban. Okay, sabi hindi kasi bro, nagpahabol siya bro eh. Kasi pinapalabas niya na mali ako dito eh. Pero di bali, okay. Talakayan na lang, formal talakayan. Sige, okay. Pangalawang tanong. Position mo, sandali po ah. Ang position mo ngayon, segment po dito sa punto ngayong araw na to, mag-ask lang tayo ng question. Yun lang po, ha? Okay. Sa ganun ba? The question starts now. Sige po. Tanong, narinig ko lagi, sa time nung mga apostol, wala po yung New Testament. Tama ba? Sa time ng mga apostol, yes, hindi pa nila isinusulat yung New Testament sa kanilang time. Hindi pa. Okay. But, ito ha. Okay na, tama. Okay na yun. Huwag mo putulin. Pag sumasagot, Ikaw talaga. Para mas sige. Okay na sana sa akin yun. Hindi, nami-mislead ka bro. Pinuputol mo bro. Dahil palilitaw mo na hindi sila nagsulat. Ano, liligaw mo pa ako? Kapag sinabi namin na wala pang New Testament noon, ibig sabihin hindi siya kabilang sa Bible, pero nagsusulat na sila. Ko talaga. Okay, sandali, Unmasking Lies, ha? 'Yun ang sagot niya. So nagsusulat pa lang, wala sa Biblia. So you have next question? Wala nga silang malay na yung kanilang mga isinulat, idadagdag sa Bible eh. Wala silang malay nun eh. Nagsusulat sila ng kanilang mga sulat na siyang ibinibigay lang sa kanilang mga disipulo. Nagsusulat sila sa time ng apostol yun. Oh yes, nagsusulat sila. Unmasking Lies, wait po. Nagsusulat sila ng kanilang babasahin. Sinulat ni Pablo yung kanya, sinulat ni Mateo yung kanya, ni Lucas, ni Marcos, ni Apostol Pablo yung kanilang mga sinulat.
Pero hindi nila alam na idadagdag yon sa Biblia. Ang Katoliko ang nagtawag doon na New Testament, yung kanilang mga isinulat. Pero sa panahon nila, ang Biblia, Old Testament lang. Wala pang New Testament, tama yon. Pero hindi ibig sabihin na wala silang isinulat dahil ibang tao ang nagsulat. Okay, yung ganito. Kaya mo puputulin. Huwag mo putulin. Okay, yung ganito. Mga, sa palagay mo, mga ilang, anong mga taon kaya yung nagsulat sila? Siyempre, nung buhay pa sila, natural. Hindi nga, anong mga taon yun sa panahon ni Kristo ba? 33 AD, before, after? No. Nagsulat sila, wala na si Kristo sa lupa. Umakyat na sa langit nung sila yung nagsimulang magsulat. Dahil ang turo kasi sa kanila, ang utos sa kanila, ipangaral nyo... Mga anong taon kaya yon nagsulat sila? I-search natin. Search natin ha? Sige. Maganda yun. Hindi, wag na. Matatagal na tayo. Hindi. Nagtanong ka eh. Ayokong sumagot na hindi. Okay, search mo. When... Total, hindi naman ako tutol na yun. When the Gospel of John was written... Hindi to about Gospel of John. Ano? Sabi ko yung mga buong Gospel, yung poor Gospel ganun. Oh, sige, unahin natin. So, ito, the Gospel of John between 90 to 100 AD. How about Matthew? When the Gospel of Matthew was written. Hindi naman sabay-sabay nang sumulat 'yan ni. Eh. Ano ba 'yan? Oh, kay Matthew naman na sa mga 70 AD. How about Mark? Oh, tingnan natin Mark. Kailan nagsulat? Mga 70 AD rin. How about Luke. Ayun. Si Luke nagsulat noong mga 85 AD. Oh. Okay. Ganito, follow-up question. Paano mo nasabi yun na yung Mark isa Mark nagsulat, yung Luke si Luke nagsulat, yung Mateo si Mateo nagsulat? Mayroon ka bang ebidensya pakita? Sila ang nagsulat, natural. Parang alamat kasi, narinig ko sa mga scholar like Bart Ehrman na hindi sila nung nagsulat. Sino scholar bro? Bart Ehrman, marami. Si isa na rin si Bart Ehrman. Huwag ka magpresenta Robert Price. Robert Price. Sino ba si Robert Price? Tingnan natin. Marami. Robert Price. Sino si Robert Price? Tingnan natin. Robert Price is an American New Testament scholar who argues in... Sige. Ano sinabi ni Robert Price? Yung Book of Mateo, hindi mo ma-search yung bro kasi nasa video na yun na hindi sila mismo yung nagsulat. Sino nagsulat? Kaya nga sa New Testament. Sino nagsulat ng Book of Mateo? Malay natin, malay nila, anonymous nga, kaya hindi alam eh, di ba? Ano nga? Merong anonymous ano na yan? May alam? Oy, teka, magkaunawa nga tayo. Sige. Ako, nagtatawa ka sa sarili mo ha? Ako, specific yung sagot namin, nagsulat sa aklat ni Mateo, si Mateo. Tapos, yung sa'yo naman, nangangapa pa. Hindi, tagal na yun sinasabi bro. Tagal ko nang alam yun. Matagal mo na palang alam. Hindi ka nangangapa. Sino ang nagsulat ng aklat ni Mateo kung hindi si Mateo? Sabi nga anon. May alam ba? nangangapa ka nga. Hindi, yun ang sabi ng scholar eh. Nangangapa ba yung scholar? Sige, ipresenta mo na sinabi ng scholar na hindi si Mateo ang nagsulat ng aklat ni Mateo. Nako, papa. Assignment ko yan sa'yo ha. Hoy, assignment ko yan sa iyo ha. Sa pagbabalik mo ngayong Martes ng gabi, ipresenta mo sa akin yan ha. Okay. Sige. At ipresenta mo rin sa akin na tagang si Mateo na sumulat sa Mateo ha. Yes, sige. Showdown tayo. Sige. Showdown tayo. Maganda yan. Kasi mga scholar nga, sinasabi ano, no, tapos ikaw pala, alam mo. Naku, pambihira tong tao na to. Sige. Okay ako dyan. Yung tanong ko. Ganito. Since the time of Jesus, wala pa yung New Testament. Bumabase sila sa Old Testament. Ngayon, itong tanong, may mababasa ka ba sa Old Testament na yung darating na Kristo ay Diyos? Yes. O magiging Diyos o kaya Diyos? Walang sinasabing magiging Diyos. Ang sinabi, tatawagin siyang pinanganak na Diyos.
ang sabi pinanganak na Diyos, ang sabi sa tawagin siyang makapangyarihang Diyos. Isaiah 9:6. Oh, alam mo naman pala eh, bakit mo magtatanong? Aware ka ba sa ito ha? Aware ka ba sa Hebreo na yung Hebreo na kiyilod yuladlano is past tense? Kumbaga, ang bata ito, pinanganak, hindi pa panganak pa lang. Aware ka ba dyan? Hindi. Tanong ko. Propesiya yan. Though past tense ang nakalagay dyan. Hindi nga. Though hindi, past tense ganito, ang ginamit say, na linya dyan. Diba, it's a prophecy. Hindi ba mayroon, hindi ba mayroong kayong kasabihan na hindi yung isda magtuturo sa ibon na paano lumipad, hindi yung ibon tuturo sa isda na hindi yung ibon tuturo sa isda paano lumipad, hindi yung isda tuturo sa ibon paano lumangoy. Di ganito ang Old Testament sulat ngayon ng mga Hebreo. Ngayon sinasabi sa Hebreo yung Isaiah 9:6, kiyulad yulad lano, meaning past tense, ang batang pinanganak na, hindi pa panganak pa lang, so meaning, oh, sige, hindi future sige, sige. Things. To prove your statement, bro, to prove your statement, sinong Bible scholar ang sumusuporta sa paliwanag mo na yung bata sa Isaiah 9:6 ay pinanganak na sa panahon ni Isaiah? Marami. Sige, sabi ko nga, wala mo tayo magpresenta. At saka yung bata na yun, para sabihin ko sa'yo, si Kaya yung bro. Sige, dagdagan natin yung problema mo ngayon. Tutol ka ba? Masisikaya na hindi? Tutol ako. Sige, dagdagan natin yung problema mo. Sandali! Dagdagan natin yung problema mo. Sa pagbabalik mo, ilabas mo, ipresenta mo, ang Bible scholar na nagsabi na ang bata sa Isaiah 9:6 si Hezekiah. Okay. Hindi lang Bible scholar, bro. Kundi yung mismo Hebrew reader ng mga rabbis. Oh, sige, yun, sige, maganda. Sige, sige. Ay, teka. Oh, sige, ah. Teka. Tapos ikaw, Hebrew reader. Wait lang. Ang Hebrew scholar, hindi naniniwala kay Jesus. Hindi, kaya hindi. Sila tumututol, hindi eh. Hebrew scholar. Hebrew words ba na mga Hebrew? Hindi. Hebrew word tayo ang usapan natin is Hebrew words from root Hebrew. Ngayon, hindi, nakasulat yung Old Testament. Sandali, yung nakasulat yung Old Testament sa Hebrew. Ngayon, hindi yan. Bro. Sandali! Ang Jewish kita, scholar. Sandali nga. Makinig ka. Muna, makinig ka. Ang Jewish scholar, bro. Ang Jewish scholar. Yan sabi ko sa'yo eh. Hindi mo pinapatapos. Ang Jewish scholar, bro, hindi yan naniniwala. Hindi yan naniniwala sa ano, sa kay Jesus Christ. Tuto sila ng tuto na si Jesus Christ ang pinopropesiya na siya ang Kristo. Kaya nga sa Biblia, nakipagdebate si Apostol Pablo sa bagay na yan. Masaya natin yung sinasabi sa Acts chapter 18, verse 28. Ito sinasabi ha. 18:28 in the book of Acts, ang sabi ganito. For with these strong arguments, he defeated the Jews in public debates by proving from the scriptures that Jesus is the Messiah. So ang mga apostol, nagkikipagdebate ang mga apostol by proving that kasi ang mga Israelita hindi naniniwala. Tapos dadalhin mo ako sa mga scholar na hindi naniniwala. Natural ba ibibigay nilang pangalan? Bildalin mo ako sa Bible scholar na nagsabi na ang batang ipapanganak sa Isaiah 9:6 ay si Hezekiah. Doon mo ako dalhin. Go! O, pwede na magsagot? Ako tara, hindi, wala na akong time sagot mo, pero sagutin na lang kita. Hindi yun dadalhin kita, kundi ang sibig ko sabihin, yung termino mismo yung meaning. Papresenta ko sa iyo ng Hebrew word, kasi Hebrew word, magproduce ka ng Hebrew word na yung kiyulad lano is future tense, hindi past tense. Ngayon ha, yan ang assignment mo. Bibigyan mo ako ng Hebrew word. Teka, may sinabi ba akong hindi past tense? Hindi, sabi ko nga, papatunayan mo nga, kasi para sa iyo, future tense pa yung Isaiah 9:6. Wala. Papatunayan ko. Ang sinabi ko kanina, wait lang. Ang sinabi ko kanina, kahit pa past tense ang nilagay, yan ay prophecy. At ang katuparan niyan ay si Kristo. Yan ay prophecy at ang katuparan ay si Kristo.
Eto na ngayon. Bro, bro, pag future tense mo, ibig sabihin prophecy yan. Pag tumutol ka, diba? Pag tumutol ka dahil meron kang ibang paliwanag, tapatan mo ko ng Bible scholar to support your interpretation. Yes, yes. O yun. So ngayon, sino ang Bible scholar na maituro mo sa akin na nagsabi na ang batang ipapanganak sa Isaias 9:6 ay si Isikaya? Bro, bro, magitan muna ako, bro Jando, bro, bro Unmasking Lies. Magandang talakayan 'yan sa mas maganda 'yan sa format talakayan kasi kita mo alam ko na yung bersikulo niya eh. Pero di ba 'le? Patunayan ko 'yan ngayon. Dandali, bro, Unmasking. Ngayon pa lang bata sa Isaiah 9:6 is Jesus pala 'yon. Ngayon, sinasabi doon. Bro Unmasking. Hindi, i-share ko lang sa iyo. Sinasabi doon yung bata, father. Ano po? Excited ka, promise mo kanina, hindi ka magre-rebat. Parang gusto ko na yata, bukas na yung debate. Kasi yun na nga yung alam sinasabi ko. Alam ko na agad yung mga sasabihin ni Bro Jan daw eh. Hindi. Yan ang gusto ko. Dugaguan ako, pero yung sinasabi niya, hindi na bago sa akin. Dagal yan ang gusto ko, magipagtala kaya ka sa akin sa live, hindi sa chat. Makinig muna tayong dalawa. Kaya, kasi magaling ka mag-ikot-ikot, ano? Ganyan ang gusto mo. Sandali po ah, listen po muna para mas maganda mas yung nasa kaayusan, di po ba? So ganito natin ka para may kaayusan. Can you make an schedule po? Hindi talaga patalo to eh. Alam ko eh. Sandali po, unmasking ha. Can you make an schedule? Alam mo po ba yung proseso sa debate o talakayan na magpe-present ka ng 10 minutes tapos alam ko na bro, lagi na ako narinig ng debate bro, kahit di ako nakipagdebate alam ko na. Okay. Eh, alam ko na sasagutin niya eh. alam ko na. Bro, sandali po. Ganito yung gagawin natin. Ifo-formal debate natin siya, may 10 minutes presentation ng affirmative, tapos may question and answer ng 7 minutes. And then, so yung mga ganun na proseso, mas maganda kasi kaysa ngayon na medyo magulo siya dahil hindi ready pareho. Ang gagawin natin para ready lahat, can we make an schedule? Kung gusto mo ba okay, sa Tuesday? Tuesday po, schedule na namin kayo? Hindi, wag po, busy ako nun. Ah, okay. So, kailan po? Para kasi pag ganito, medyo... Kaya nga, bigyan niya ako 1 to 3 weeks eh. Kasi po ang dami dapat. Kaya hindi na ako noon, wala na, talo na. Aaminin ko na ano talaga ako, ganito, ganyan, kahit anong sabihin nyo. Kasi fault ko na yon, kasi nag-promise na ako na ganito within 3 weeks. Pag hindi pa rin ako, yun, wala na, surrender na ako, titigilan ko na mag-anon sa inyo. Oh, sige, so sino magko-confirm po? Kayo o si kayong tatawag na okay, ready na? Okay. Kami dalawa po magko-confirm kasi sabi niya, mayroon din siyang ngalakad na ganyan. So yung mga type na yon, kung wala siyang lakatawari ako din, go. Parang excited na ako, bro Angel eh. Kasi ganito alam po yan. Stilo nito eh. Bro Unmasking, ganito po yan. Ang mga Saturday natin, 13, 20, and 27. So you can make an, para mas formal na siya. Kasi ang alam nyo, sige po, kasi... Yan. Ina-announce, sandali po, ina-announce kasi yan. So, libo-libong tao, buong mundo na ang nag-aabang. So, ayaw na naming mapahiya this time. How many times na napahiya na yung... Kaya nga, kinukonfirm ko na ngayon. Bigyan ako 1 to 3 weeks. Sandali po. Deal. Mayroon po tayong 13, 20, and 27. So, hindi ka pa rin sigurado ngayon? Hindi mo masasabi? Hindi nga, sabi ko nga, may confirmation nga ako. May Facebook na ako. Paki-add na lang ako, Unmasking Lies, o message nyo ako. After 2 weeks na lang, no? Saka mo sabihin kung kailan ka pwede. Sige. So, Bro Angel, paki-add na lang yung Unmasking Lies sa Facebook para at least mag-confirm mo rin ako. Sige po, bro Jando, kayo na pong bahala. Eh, si ano, sina Romela, tsaka sige, sina Adel. Sige, yun na yun, tama na. Okay, salamat. At baka maano pa niya yung iba kong mahandaan niya. Sige, yun lang, bro. At ang magandaan yan, ito po ang mangyayari natin para mag-ready ka. Yung presentation mo ng 10 minutes, i-ready mo. Yes, bro. Isipin yun mo rin po yung ganito, mga tanong niya. Mag-ano ko ng camera, pero... Magmamast ako kasi nga for my okay, tapo. Privacy sa pamilya ko, ganun. Kasi para mapakita ko yung mga references ko through camera. Ganun. Mas maganda yon. So you have at least 10,
10 minutes presentation. Nahibala na, Bro Angelo. Alam ko na yun. Doon na lang. 10 minutes lang rebuttal. Oo. Okay, okay. 10 minutes rebuttal. Okay, okay. 5 minutes conclusion. Para lang i-ready mo. 10 minutes presentation. 10 minutes rebuttal, 5 minutes conclusion na. Plus pero may hamon, may hamon si Bro Jan do pa ano pa paano lang pingis lang mapingis ano man tawag yung sa Tagalog, pahapyaw. Ngayon Martes daw papatunayan ko sa kanya yung Isaiah 9:6 na talagang sisikaya yun at hindi yung si Jesus. Hindi yung debate ha, hindi yung debate kundi ano lang kumbaga ibibigay ko lang about sa Isaiah 9:6 lang. Bro Jan do. Sa Martes. Okay. Delka, Delka, Bro Jan do. Sinabi ko na yan, Bro. Okay, sige, sige. Karong may mag-live ba kayong Martes, Bro? Yes, ano, Martes ang oras, live bro? Namin. Next live namin. Andam ka daan, Bro, ha, ng yung ano, Hebrew word at i-translate mo sa English? Basta napresenta ka ng Bible scholar ang nagsabi ng bata doon hindi, ay si Kaya. Hindi walang Bible scholar. Word for word. Huwag mo ulituin ano sa word for word dahil iba ang word for word the sa prophesy. The child has been born. Ang tinatangan doon. Mother Angel. Been. Has been born. Binabago niyang usapan. Mother Angel. Anong binabago? Sabi ko papatunay ko si Kaya yun. Binabago niyang usapan. Word for word or Bible scholar. Ganun. Ba't dadali mo lang ako sa Bible scholar? Word for word. Eh na naman, dami mo. Ito, magaling talaga ito. Pasikot-sikot tao na to. Binabago ang usapan. Anong binabago? Madre Angel, ano mo Madre Angel? Patunayan ko yung isa yun ang sisi kaya. Kita mo, hindi ka na ngayon mapagano. Papatunayan ko yung isa yun 9-6. According to Hebrew word, na yun sisi kaya. Yun ang iyong premise ko. Ngayon kung... Dali, ikaw ang i-unmask ko niyan. Hindi, ano na natin? Ano yun? Nabisi na bro, may bata, sige na, sige ayun na yun. Matuloy o hindi, basta yun. Bro, Angel? Hello bro? Salamat o, yun po na, sa... O yun lang, salamat na lang. O, sige na, makatulog na ako ngayon kasi alam ko na pala estilo to. Sige, babay na, salamat sa lahat. Bye. Sige, schedule na lang uli. Okay, bro, dyan do? Okay. I want you to search for the country. So, yun na lamang po at... basta, Brother Angel, ipaklaro mo yun na wala akong sinabi na true word, kundi sino ang katuparan nun. So, ang galito na lamang po tayo ngayong gabi. Si Divine, no? Ayan o, kita nyo si Divine, no? Inaapura na ako ni Divine. Pag ito na si Divine, sabihin, inaantok na yan. Ayun. Oh, so, closing prayer na po tayo. No? Sige, ha? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of Heavenly Hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Aming mga seka, tagapat ang sa ating simbahan. Walang takot sa pagdipinsa, ipahayag ang ng referensya kamigiyan ang kasaysayan upang ipaalam ang tunay na bahan mga doktrina para sa kaligtasan. Kami ang mga siirtis at nagbilaran Katolik, faith, defender, sundalo ng simbahan. Ikaw ay Katolik, dapat mong ipaglaban nanampalataya ng ating simbahan. Ang aming misyon ay ang pagdipinsan sa mga atake ng mga bulaang tokoh para patibay ang bawat Katoliko upang di malungkot sa ibang pastor at ministro. Oh,
Biblia at mga kasaysayan upang ipaalam ang tunay na simbahan, mga doktrina para sa kaligtasan. Sa Mateo 16:30 ang simbahan itinayo ni Jesus. Magkapanahit kahit pa ang imperno. Ngunit may nagsimula ang Katoliko, San Pedro pinili naging unang pangulo. Pangako ng pangulo ay kanyang sasamahan, ang ipinatag na simbahan ng Diyos sa kawakasan.